Dito na tayo sa Pinoy Online Radio. Sama-sama tayo sa Pinoy Online Radio. Lasing kwentuhan, tawanan, kantahan para sa ating mga kapabayan. Dito na tayo sa Pinoy Online Radio. Kung saan ang nalilinig ang mga obra na katulad ko, hindi artist, mapasikat man o hindi, dito ang dugtugin lahat, lagi ay wagle. May katahan, kulita, kwentuhan at sayawan, mga DJ na hindi matatawaran. Kaya dito na sa Pinoy Online Radio. Dito na tayo, dito na tayo, dito na tayo sa Pinoy Online Radio. Pinoy Online Radio. Pinoy Online. Dito na naman kami. Dito na naman ako. Hindi ka ba napagod? Hindi ka ba napagod, Yam? Okay lang. Nakapagpahinga naman ako sa apat na kanta ni Dwight Kim. Okay na, nakahiga ako. Nag-EP album launch si Dwight. Oo, nag-EP bigla eh. Ayan, sound news na tayo. Background music. Ayan, yan, yan. Maraming ano ah, maraming pumasok na songs buong linggo dun sa ating most requested songs sa POR. Oh, okay. Oh, ito yung bagong pakulo namin sa 100 POR. Plus. 107 to be exact, no? 107. Binibilang ko yun. Oo, oh, binibilang ni yun, yun, ni Lemon King isa-isa. Okay. Tinatantosan yung may ano, stick-stick. Shoutout tayo! Ay, si Ate Jyotik. Shoutout, shoutout. Ate Jyotik, Kim Tumamak, Lemon Show, habang nagpa-finance. Magandang gabi, mga Lemonites. Lemonites? Uy, bati ni MK. Sige, share muna kayo dyan sa baba. Oh, share muna tayo. Uy, si share, Madam share. Pressy. Pressy. Hello po. Welcome to the Lemon Show. Darating kaya yung mga, ano, teamers? May bago ng fan. Hindi, pakita na natin. Baka dahil hindi nila nakikita si ano, si Idol Kim. Pakitin na natin para makita nila. Teka, parang baka, wala siya eh. Wala ba? Wala siya eh. Wala, umalis pa. Baka nagme-makeup pa. Baka nag... Ay, DJ Miles. DJ Miles. Ay, DJ Miles. Ating mga, ano, supporters. Magandang umaga dyan. You know. DJ Seth Lemon Squeezer. Yes. Wow, DJ Seth. Oh, ba't naging DJ Seth? Mukhang ito na. Mukhang ito na. Hi, Team Air Max. Tingnan natin. Madam Susan. DJ Tupper. Ito, ito, ito. Panghatak to kanina. Ang lakas ang hatak nito eh. Pag ikaw DJ walang Tupper. Nahatak ha.
Masaya si ano. Hindi, nakita ko na si ano eh. Parang pumasok na eh. Opo, nandito na sa loob. Naka-audio lang. Nahihiya. Ah, nag-audio. Paano tayo makikita ng mga fans mo niyan? Ayun o. Parang ano ah. Uy, si Raj, ano yung nag-request sa'yo na nakaraan? Ah, ano pangalan mo, Raj Iban? Oh, si Rajid. Ayan o, Rajid. Rajid. Hello sa'yo. Good evening, good evening. Hello mga boss. Ayan, Rajid. Meron tayo mga ano. Uy, si Robert. Pati mo naman mga followers mo, Lemon Hunk. Yung mga nagmo-monitor ako. Wala. May biglang tumawag kasi na ano eh. O yan. Mamaya, papasok din sila mamaya na ano ko na ng invitation sa family ko, lahat. Okay, Alvin, Presi, Stan, Presi, Ma'am Presi. Hello, DJ Miles. At sa mga brother and sister ko din sa Pilipinas. Sa lahat. Papasukin na rin natin show. Si ano? Papasukin na rin natin si MK, no? Si Lemon Sige, Spice. Pasukin mo na yan. Lahat ang pwede papasukin, papasukin mo na. Ay, hindi ako nakapangulit nung ano eh, na-miss ko yung kulitan ng ulo lang eh. Kasama nyo pa rin ba si Sir Obet Rivera? Ulo lang. Surprise! Na di natin alam, pag hindi siya umakyat, kami na lang ulit. Kami na lang ulit. Sana umakyat siya mamaya. Saan na ba sila? Ba't puro audio? Ba't Oo nga. Si Aki, nandiyan na ba? Ito, pinapakit ko na sila. Ayun! Parang lagi sinisipa eh. Kasi ano, si Aling Luding umatakis. Pusin. Umatakis. Kaya nga eh. Mukhang magka-blasing na sila, mama. Bati ka muna. Ayan, so magandang gabi kina Alvin Orbs. Kay Ate Presi and kay DJ Topair. Ayan. Tapos kay Ate Jyoti Kuala and kay Rajid ba yan? Ayan. Tapos kay Susan Agos Punsan. Ayan. Magandang gabi. At kay... Ayan. Okay. Ayan na. Si Aki ba? Aki pa? Hindi ko alam eh. Bago ko malimutan... mag-o-open nga pala tayo ulit. Oh, nandiyan na si Aki. Ah, sige. Nandiyan na ba? Tuloy mo lang. Ayun, mag-o-open tayo ulit ng ating upcoming open mic the next 4 month of July. Meron tayong forms na bubuksan tomorrow, July 10. Tama, July 10 na bukas. Oh, tama. Birthday pala ng mama ko bukas. Happy birthday, ma. July 10 mag-o-open yung form. At maghihintay tayo ulit ng mga magsasubmit ng kanilang mga videos para sa open mic na gagawin natin sa July 30. So, sana makibahagi yung ating mga... kamukha nung mga nakaraan natin, ano, yung ating first open mic and live acoustic event. Susundan natin ito sa July 30. So, abang kayo dun sa forum tomorrow. Mm-hmm. Shoutout na rin tayo kala Ate Fe, Santa Ana, dito na rin. Saka si DJ Storm. Hello. DJ Storm. Hello. Hi. Kasan pa ka rito, DJ Storm? Pwede kang mag-TikTok sa Lemon Show. So, happy happy viewing sa inyo lahat. Ba, puro lemon si Mami. Okay. O, paano? Okay. I-play na natin. Play muna tayo ng isang song. Sige. Sige, play muna tayo isang song. Open yun. Whoopee. Itong song na ipa-play ko is from Obet Rivera. Ako. Namimiss na natin niya, Sir Obet. Pag-ibig na alay ko.
lakas pa ng luha sa iyong mga mata. Sariwa pang alala niya, tanging hiling ko lang sa iyo. Buksan muli ang puso mo at hayaan ang aking mga kamay. Palayan ang mundo mo. Ako ang bubong pag may bagyo, ang haliging masasandalan mo. Bigay lilin, bulaklak na magbibigay bango sa hangin. Sa bawat hakbang, bawat paglalakbay, ako ang iyong gabay. Sa bawat sandali, nakatanaw bawat yugto ng buhay mo ay naroon ako. Wala nang sandali ika'y mag-isa. Ako na naman uli, no? Pero tawagin na rin natin sila, no? Nababaho kasi sila Dwight saka si Aki. Tutungo na tayo sa kanilang segment ng oops. Wait lang. Yeah. Yeah. Oy, Dwight. Asan si Aki? Wala pa si Aki. Okay. Makakakit kaya si Aki? Hello po sa 13 million viewers natin. Nandito na rin si si Junes Guerra. Salamat sa pagtambay. Di pa rin ako nakakabili ng album ni Sir Obet. Okay lang yan, meron pa naman. Wala kang sounds, Mars. Hello, hello, hello. Sorry. Hello. Yun. Hello nga pala kay Sir Cipriano, Cap Cipriano Monton. Shout out. Okay. Came to Mama. Paano kaya? Start na natin. Wala pa si Aki. Ano si Aki? Baka na ano lang, baka na natanggal yung nalaglag connector. Na oo. Nalaglag na. Natin. Sige. Medyo ano tayo sa oras ngayon. Sige. Ito yung vlog ni Aki. Ako na naman introduce.
vlog ni Aki na habang namamalengke siya. Panoorin natin. Yun. Try natin itong 3,000 or Sanseng Yen kung saan naabot sa pamamalengke. Abangan. Vlog tayo ngayon ulit papunta sa palengke yan. Try natin yung 1,500 pesos na kung saan naabot. At ayun, mga kalemon, doon tayo pupunta sa Prante or Yamanaka. Yun ang supermarket na malapit sa amin. Pupuntaan natin. So, walking distance lang siya, about 5 to 6 minutes lang. Okay. Ito na mga kalemon, papasok na tayo. Doon tayo ng cart. Doon tayo ng basket. Papansin nyo, napatayo ang pagpoko at protocol. Meron na tayong kamatis. O, yun. Para na. Ayun mga kalimon, medyo marami-rami na tayo na po. Nandun yung mga isda. Jesus. Ayun mga kalimon, natapos na tayo. Magbabayad na. Hindi ko alam kung ano magkano, punta na tayo sa kasir. Kaya kalimutan nandito ako sa pilaan. Tapos na sila at patago ako kumukuha dahil alam nila bawal talaga sa loob. So hindi ako nagpaalam, so kumukuha lang ako ng patago. Ayan. Namin din natin, 3,009. So bali yung bayad sa plastic binayaran natin. So exacto yung 3,000 or 1,500 pesos gano'n natin. Ulit, tapos na tayo sa ating pumamalengke at na-exacto natin yung dala nating 3,000 yen or 1,500. Ayan mga kalemon, ito na lahat yung mga pinamili ko doon sa supermarket. Worth of 3,000 yen or 1,500 pesos. Kung malaking pamilya nyo, 1 to 2 ang pagluluto nito. Pero pag kukunti lang kayong kumakain, basta may kanin niya, 1 to 3 times o meal ang kaya. Okay, hanggang sa susunod po mga kalim. Maraming salamat po at enjoy! Yon, kita natin kung paano ng mamalengke si... Ayan yung grocery na yun, ah. Na, naalala ko tuloy yung pag may grocery time na, eh. Di ba? Pag ganun, eh. Nakakaano nga dahil grocery. Yung tawag na ito, bawal yung mga ganun-ganun sa Japan, eh. Nasabi na rin ni Aki yun. Kaya lagi nakatayo yung mga kuha-kuha niya kapag nasa public places siya. Kasi tiyatago niya rin yung ano, pagbibideo niya. Parang ang onti naman ang dapat na pamili niya sa halagang ano. Sayang wala siya. Mag-design na lang sunod siya ng ano, no? Yung malaking bulsa na kalahati lang din. Lagyan niya lang pag gano'n, no? Diba? Ano ba yan? Seryoso ba yan? Oo, pa yun. Sa akin din na yung ano, yung... Hindi, totoo yan. Ganun lang, oh. Parang gano'n, no? Ay, nakaano lang. Tapos naharap ka sa mga chicks, no? Harap ka sa mga ladyboys. Mga chicks na yung may lawit na ano. Or... How are you? Yung malalim pang boses sa'yo. Okay, shout out, Jack Lani. Ayan, nagdadating na kanina yung mga request na, no? Nagda-request. Dito na sila. Dito na yung mga Kimmers. Hello dito na sila. Inyo. May tawag na kami sa kanila, Kimmers. Talaga. Ayan, hello, Jude and Arias. Dahil susunod na yung ano, yung vlog mo. Oo. Oo nga pala, no? Sige, sige. Uy, kagalang-galang na... Ito na po yung vlog ni Dwight Kim. Ano rin natin? Mga kalemon, ngayon pupunta na ako sa work, school. So, papakita ko sa inyo kung paano sila anong mga nalamit sa school. Flag ceremony nila, yung mga culture. May papakita ko sa inyo sa isa sa mga culture nila, paano sila gumagawa ng activity sa school. Anong pagkakaiba sa atin. Okay? See you!
manuang ay tumatakan. Nakapuhiyan sila sa ground, wala silang pakialam kung madudumihan sila. Ito ay nakapangdulay, ito ay doon, nakap. Ito sila milk, ano, pagkatapos ng flight ceremony, bibigay sila ng milk, bibigay sila ng milk. Yan. Fresh milk. Milk time. Kumakanta na sila ng kanta para sa King. Milk time. Sarap po. Nairala ko tuloy yung grade 1 ako. May doctorin ba pa tayo? Taliban sa kalatas. Okay, how are you? Okay, I'm good. All right, so let's start our class. This time, are you ready? Yeah. Okay. Sir Albert, si Kapaki at saka si Youngster at saka si Seth. Pinagtripa muna naman kami. Lemon team ng Thailand. Kahapon lang Asyumero Lucky Beach. Suporta sa'yo buhay mo sa'yo. Hello, kami ang Team Lemon. Pero wala si Michael Kevin. Saan kayo napunta? Wow! Diba? Hello, Team Lemon. Hello, Papa Yam. Hello, Papa Kid. Hello, Papa and Kid. Hello, Papa C. Hello, Hello, Mr. Obet. Hello, DJ Wally. Bye-bye, Team Lemon. Amay, go. Go. Bye-bye, Team Lemon. Grabe ha. Pinagtripan naman sa dyan. Nakakatouch yun ha. Salamat dun. Buti na nauto mo sila. Ang cute ha. Bye bye. Kasi papayam. Naging papayam ako eh. Ano kasi yung ano ba, board ako pero ang tagal naman matapos ng ceremony nito. So, try nga natin ano. Pagtripan ko nga itong mga batang ito. Ang galing nga eh. Ay, nasabi ni Seth, ang galing daw. Batiin mo sila. Buti nilagyan mo ng ano. Kilala mo ba ito? Buti na nga pala. Ito pala yung isa drummer ko dito. Drummer na si Sam. Salim SB. Hello, Sammy. Hello. Check Lani. Magandang hello. Papasok lang nila. Salamat sa pag ano, pasok. Oh, Denzi. Denzi, hello rin. Ito may sinabi si Hello. Presyo. May butiki daw ba 'yon o dragon? Ano 'yun yung ano yung sarap pulutan sa atin? Bayawak. Bayawak. Marami doon sa school, nasa likod lang. Mag-asawa nga 'yon eh. Nag-divorce daw kahapon, hindi na nakita yung isa. Mukhang normal lang sa Thailand 'yun eh, no? Yung ganung mga klase ng ano. Oo. Oh. Minsan pa nga, papasok pa sa 7-Eleven. May next vlog ko, hanapin ko nga yung Animal Planet ko na vlog. Ang daming na ano ko na clip, hindi ko mahanap na. Animal Planet talaga. Yung may hinahabol pa akong bayawak doon, no? Oh. Hindi naman nangangagat din. Alam mo, di ba delikado rin yun? Oh, yung ano, yung komodo, yung delikado, pag na ano ka. Ah, komodo. Pero yan. Oh, hello, Ma'am Judith. Orias, ito yung ano, kababayan ko rin. Hello po. Saan nga ba siya ngayon? Hello. Papayam na talaga. Hindi, binibinyagan lang kita para... Ay, si Pablo. O, si Pablo ano? Si Sir Pablo. Hindi si Pablo. Ayan, nandito. Ayan si Pablo Tagalog, oh. Ah, nandiyan. Kala ko na gano'n. Oo. Wala pa dito sa akin. Okay. Si Sir Ernesto, oh. Si Ernesto. Hello, Mami Yoli.
Muntik na lang maging papaya. Ano ba? Magla-live ka ba ngayon? Kakantahan mo ba kami? Ayan ka na naman. Kanina naman. Sinud-sunod na nga yung kanta. Kasi sabi ni Seth eh, na. Kaya ka raw nag-setup ng piano eh. Hindi. Kahit konti ano lang. Kahit konting chorus sa, lang dyan. Sa, eh, wala namang nag-comment. Ayun. Good. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Atamir at Pue. Ni Ate Maragal. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Ulitaw pa. Sabi niya, ulitaw pa daw si Kuya Yam. Sabi niya, binata ka pa ba daw? Oo, binata pa ako. Yes. Binata pa so, yan kasi takot nga daw mag-asawa. Sakot. Ayan na, ayoko nga kumanta kasi ano, kasi yung ano ba, hindi ako handa yung gitara, hindi ko na set yung gitara. Tapos ano, siguro yung chorus lang ng sana ikaw na nga. Talagang kahit hindi yung mataas. Kanina pa kayo eh. Sabi ko na nga po. Hello to my drummer again, dudes. All my guests. Hello. Puro ka kunyari ka pa eh. Tingnan mo. Tinilak po eh. Nilakasan mo na yung reverb oh. Kaya nga sabi ko sa hindi ako handa eh. O sige, game. Diba? Pero ikaw yung ano sa chain skin ha? Hindi, iiwan kita dyan. Balak ka dyan. Dali! Tapos na ito. Sana ikaw na. Mulala o. Oh. Ang hinihintay ko. Sana ikaw na ang itinitibok ng puso ko. Sana ikaw na nga ang makasama ko sa habang buhay. Ikaw na ang kapiling ko sa habang buhay. Si Amster lang kapiling mo. Ano yan? Amster. Okay na yan. Andiyan si Aki oh. Aki, alam ko mahina yung signal mo. Kilalabas lang eh. Na natin. Oh. Masa ka na? Ayun. Sandali, nahuli yata yung sa noo. Ayun. Batiin mo na sila, Aki. Hello, sabi yan, ko na nga ba eh, magiging pulutan na naman eh. Ayun lang, narinig kita kaya ako nakakyat. Yun pala yung paraan eh. Para makakyat, kumanta ka lang. Okay, sa inyo lahat po. Good evening po sa inyo lahat, mga ka-Lemonites. At welcome po ulit sa The Lemon Show. Pasensya na po kanina, hindi ako makakyat. Napadaan doon sa vlog natin. So, ngayon na lang po ako babati. Ayan, Kap Yam, maraming salamat. Mars Kim. Thank you. Ayun, hello rin sa 22 million viewers. Alam mo kanina, Kap, alam mo kanina, Kap Aki, may naalala ako pag nag-grocery. Hi to my, ano pala, to my wife, Marabella, baka, ano, yan ang naalala ko pag nag-grocery kami. Tapos sabay liko sa women's, papa, doon tayo sa ano, may mga make-up, ganun doon. Bigla ka na pagastos na marami, no? Hi to Sir Sky Biscocho. Maghihintay ka pa, ano? Adora Sumia, yeah. Kinaghihintay ka, ganda talaga mga babae. Wala na, stock up na naman si Aki. So, na-stock na naman. Ayan. Okay na. Yeah. Dinig ko kayo, clear. Ah, didinig na. Okay na siguro. So, kaya, paano? Kaya, sige, okay lang. Mm-hmm. Sino anong ano, sunod? Bali, magpe-play muna tayo ng ano, ipopromote lang natin ng, yung ilalim ng buwan. Hindi. Yung kay Ari Silverio. I-promote natin yung kay Ari Silverio. Pero bago yan, i-promote muna natin to. Kanina ko pa ito yung ano. Ang Not Enough. Ano, ayan. Ni Denson Wired. Oh, kasama si Christopher Sagsagat. Ba't may dalawang ano? Ba't may dalawang ano yan, sombrero? Oh, dalawa. Parang ano eh. Parang, sabang ko, baka sundalo. Army, no? O duet. Duet siguro na. Sila. Kapanahupan na, kapanahupan, ano ba yan?
Kaya mo kundi in the beginning. Asa na yun? Ba't di ko matanggal to? Yun. Nagbubulal-bulal ka. Kapanahuna ano, ng hapon. Kapanahuna ng hapon. Nabigiging. Okay, so ngayon, play na tayo ng ano? Ng album teaser ni Kuya. Yan. Aris Alberio. Aris. Walang sound. Ano naman sound? Ulit. Okay, Dwight Kim, we're back. So, malapit na tayo mag-start sa Buset interview natin. Naka-mute ka. Hindi kita marinig. Naka-mute ka. Kala ko, ikaw lang eh. Ayun, hello nga pala. Oh, hi. Alright, hello. Welcome to my drummer, Lina Sopi from Germany. Hello from the Impossible Band, yung sa school. German talaga yan, hindi yan Pinay. Papakitin na natin si Lemon Thanks, Squeezer. Ayan! There we go. Lemon Squeezer. Tayo na naman tatlo. Kaso, Dwight, sorry. Kailangan mo na... Kailangan buti na lang, German yung drummer niya. Hmm. Hindi na halata na buyoy siya, no? Hindi halata na bulo. Hinayaan. Huwag naman ganon. Nalala ko tuloy yung kwento ng batang suputi. Alam mo ba yun? Nakwento ko na ba sa inyo yun? Hindi ba? Sabi ng bata, sa nanay niya, Nay, bakit ako, bakit ako utay? Sabi niya, bakit ako utay? Bakit ako utay? Sabi nung ano, nanay niya, eh kasi anak, di ka pa tuli. Di, di pa ako tuli. Punta siya sa lola niya, sabi niya, Yoya, bakit ako utay? Sabi niya, sabi nung lola niya, eh, kasi apo, hindi ka pa tuli. Di pa ako tuli?
Punta siya sa tatay niya. At, tatay, bakit ka tutay? Eh, kati anak, di ka patugi. Akala ko tabi niya. Baka ikaw tit, hindi patuti. Di ka, Ricardo, hindi patuyi. Tuyi. Shout out tayo kay ano, wala kay na, yung Jem Christian nandito rin, no? Congrats nga pala sa'yo, ha? Yun, boy. Oo, ano siya sa ano, sa tanghalan, no? Tanghalan, ha? Sino, sino? Tawag na tanghalan. Si Jem Christian. Jem Christian. Yung pakit palagi. Oh, yung ano, yung sarap yakapin din na teddy bear. Congrats sa'yo, ano, bro. Masaya. Congrats, congrats. Bye, sunod na ako dyan, bye. Baka sa backstage lang. Sige, napaalam ka muna, Dwight. Kung sa mga ano mo, sa mga... See you later na lang na. Kasi ano, may pinapakuluan akong baka doon eh. Ay, hindi pala. Nagluluto ka na yung naman. Ito yung may show tayo, nagluluto. Hindi, yung backbones eh. Bukas pa lalambot yun eh. Backbones ng ano, camel. Pinapakuluan ko. May camel dyan, nasa Thailand. Sige. May camel? Sige, bye-bye. Important. Bye, bye, bye. Sige. Okay, ano bang ano natin yan? Balita ako ha, bigatin yung ano natin tonight eh. Yung ating guest. Kailang ngayon mababa. Sakalam daw yung ating ano eh. Guest sakalam tonight. Oh. Actually, excited akong ma-interview to eh. Ako nga, medyo kinakabahan eh. Bakit? Parang masyado siyang seryoso eh. Seryoso sa ano sa itsura eh. Pati yung mga kanta niya, seryoso rin eh. Malalaman natin yung mamaya. Yeah, meron ka ba bang ibang play? Parang minakakalimutan tayo i-play kanina eh. Yung boxing, nalimutan natin i-play. Di natin napagtripan tuloy nila, oo, MK. Oo, sayang. Next time na lang, natin? Next time na lang natin. Ikaw, ang ano mo sa'yo, wala ka bang ipopromote? Ayun, meron. Next week, palabas na yung aming song ni Soleil, yung aming collaboration ni Soleil. Napakaganda nung song na yon. Dalawa kaming nagsulat, hindi lang ako yung nagsulat. So, talagang true collaboration siya. And we also have collaborated with the other musicians like King Jangad. Pinag-slap namin si King ng bass. At saka, yung guitar, admin ng gitarista na FB group, si Sam Libuon. Ang galing nung tirada niya nung gitara. Okay. Meron ka ba ano yan? Oo, meron. Sige. Pinagandahan natin yan. Ito, panoorin natin ha. Palamara, teaser. Palamara, ang bansag sa kanila, nagbabalat sa'yo upang hinahin ka pa baba. Palamara, ingat ka sa kanila, susulog na tatago, hinihintay bumagsak. Ayun, oh, matindi, Seth Mendoza. Sig. Ang ganda rin ang boses ni Soleil talaga, no? Kanina pa ako nagsasalita, wala pala akong boses. Okay. Ayun. Naka-world yan kay DJ Dance next week. Papakita natin yan sa world ni DJ Dance. Then on next Lemon Show, ipapakita natin yung premiere ng music video na yan. Yan. Yung Palamara. So, sana abangan din nila. Abangan talaga yan ang lahat, syempre. Oo. Actually, ako, na-excite ako eh. Kasi ngayon lang uli ako makakapag-release ng song. Di ba, ang huli ko, Lucky Beach, di ba? April pa yun eh. So, 2 months yung lumipas. So, okay. Sulit naman yung paghihintay. Maganda naman yung kinalabasan. No? Ayun. So, punta tayo. Ano ba tayo sa natin? Sa guest natin? Introduce naman natin. Introduce natin. Pero sige, naman, para marami tayo mapag-usapan. Alam mo naman ang
lemon ano eh, lemon show. Oh, celebrity tayo. Hindi tayo nagano ng hindi celebrity dito. Ito, pakita natin. Ayan, okay. Hinanda si Aki Nakahata. Sana nanonood din yung ano. Alam ko nanonood din, nakaputok na rin si Sir Noel sa hinanda ni Aki. Oh. Si Aki lang talaga, no? Hindi tayo kasama. Kasi baka mapahamok tayo sa pinagagawa ni Aki. Tayo. Okay, ito na, panoorin natin, sabay-sabay. Sige. Ang intro. Yes, ladies and gentlemen, Noel Bernaldo. Pen Medine. Pwedeng-pwede yun ah. Pwedeng-pwede. Hindi naman nakaisip yan. Salud, pare. Idol natin yan. Pen Medine. Welcome, welcome, DJ Noel. Welcome po. Grabe, Pen Medine. Meron akong reputation siya na pati ko tumatatak sa akin yun. Alam niyo ba kung ano yun? Ayun. Sabi ni Pen Medina, di ba artista yan eh, actor yan eh. Sabi ni Pen Medina, pag nagpe-perform siya as an artist, iniisip niya palagi na yun na yung huli. Kaya pinagbubuti niya. Kasi ayun. Baka wala ka. Kaya, uy, maganda yun ha, maganda actually, yun. Oh, actually, kaya ako nung sinabi niya yan, personally talagang inadapt ko yun. Hanggang ngayon naalala ko sa Pen Medina. Pag tumugtog ka sa stage, sa isang bar, pag tumugtog ka, sulitin mo. Kasi baka wala na kasunod. Oh, tama. Yan, salamat sa nakakaroon. Perform as if it were your last. Yes. Oh. Mm-hmm. So, ganda. Ayun yung huli. Diba? Baka wala na siya kumuha eh. Kaya, napa-English pa ako. Right. Welcome. Bati ka muna sa Chicago tayo, ano? Batiin ko yung lemon show. Pati ko yung sarili ko. Well, I'm very grateful at saka sobrang ayoko sana sabihin itong salita na to pero sobrang naiingit ako sa show na to. Grabe. Wow! Bakit naman? Tomorrow, kwento na lang ito. Kailan na itong kwento balang araw na napaka-classic. Napapanood ko pala kanina yung ano niya yung video ni Kim. Sabi ko, grabe. Ah, yung mga vlog ng dalawa. Yes. Kahit walang manood sa show na to, pero yung show na to, 'di ba, na ilista na yan as an episode, classic na yon. Na hindi na yan ano, hindi na yan matatawaran. Napakaganda. Very salamat. Ano, salamat. Yung ko eh. Kasi binavlog niya yung pagtuturo niya ron sa Thailand ba yun? Thailand. Si Aki, yung namalengke kanina, sa Japan naman siya. Japan. Mga OFW vloggers yun. Oo. Shoutout muna tayo. Kailangan. Sige, shoutout ka muna. Yam, shoutout ka muna. Kailangan Dedin si Jun Cruzado. Dito na. Sige, pagkihin natin yung ating mga kaibigan dito. Ernesto. Ito, Bro Ernesto, nandito rin sa Pilipinas, sa Fairview to kararating lang. Ernesto. And then si Ma'am Presi, Jung Crasado, kaibigan natin to. Isa sa mga supporter natin to. Sa indie artist. And then si Aki, and then yun, sa lahat ng sumusuporta sa Lemon Show. Yes, gusto ko to, nasa na tumagal pa to ng mga hanggang 21 bukas. Years. Hanggang bukas. Galing. Salamat po. Hello, may kota kami, DJ Noel. Pag bumaba kami sa 15, si Santi na raw kami, sabi ni DJ Mels eh. pag na si Santi, alam niyo ba si DJ Miles? Pag na si Santi tayo pare-parehas, gagawa tayo sarili. Kalabanan natin si DJ Obi. Big joke lang ha. 15 ba? Yeah. 17 na lang oh. Nangyari na tayo. Ayan, parang okay. Sa alaman ng mga listeners natin tsaka mga viewers natin, ano, kung gaano ka
kabigat itong ating special guest tonight. Wow. Ano to, ha? In terms of songwriting, specifically, Yam. Kasi itong guest natin tonight is actually a grand finalist ito ng mga songwriting na bigatin gaya ng kay Benny Saturno. No? Ano nga yung kay Benny Saturno, DJ Noel, yung inulog lang. Tama? Yeah, inulog lang. Top 10 yes. Finalist. Top 10. Pang? Stig. Tapos, pang yung... Hindi, yung kasunod niyan, grand finalist din siya ng ano, ng CCP's Kanto-Kanta, di ba? Kanto-Kanta, yun. Yes, ang song naman niya doon ay yung Simulan Natin. Simulan Natin. Ano ba? Dalawa title, nagugulan ako. Yung Hilas One, yes, di ba? Actually, yan eh. Talaga ang pamagat doon, Simulan Natin, We Heal As One. Kaya lang sa criteria, yung i-reveal ah, kasi sa criteria ng TCP, bawal may English. Kaya yung We Heal As One, pinalitan ko ng Simulan Natin, tapos open to parenthesis. Okay. Okay. Kasi yung Heal As One, yan eh, very catchy yan, kasi nasa panahon natin. We Heal As One. So, ang title pandemic talaga pa niya, We Heal As One. Dahil sa sinali ko sa CCP, bawal ang English eh. Kailangan pure Tagalog. Kinamagatan ko ng Simulan Natin. Mo, binadyan mo pa ng English. Yun yung pinaka ano eh, yung pinaka ano rin eh. Yun yung pinaka puso. Kita mo naman, grand finalist lagi yung ano na, yung tirada ng mga sulat niyan. Pwede ka ba namin tawagin ano, grand ano? Grandpa. Grandpa pa no, indie bro, music. Actually, yan ano lang naman eh, sa totoo lang. Kahit na nakarating tayo diyan, nakarating lang, wala naman. Pagkatapos ng tapos na. kwento, pero, history na lang. Pero iba pa rin, syempre, pagka nakarating ka din. Sabihin natin, oo, iba pa rin. Kami nga, di pa namin ano yun, hindi man lang kami nakasali. Eto, bro, walang plastikan ha, totohanan tayo. Nakakatawa nakarating tayo ron. Pero, deep inside, alam mo naman na sa ibang artist na manunulat, alam mo naman, nomads ka pa rin, di ba? Alam mo naman yun, mararamdaman. Nakarating lang ako doon, kamba lang yun. Pero kung ikakaray, i-rate mo yung sarili mo sa kapwa indie artist, eh, sobra naman. Para namang napaka-ano. Ano lang yun? Chamba lang yun? Alam natin nga, sobra naman. Napaka-humble naman. Napaka-humble. Parang hindi ko tuloy tarahin eh. Yeah, bro, walang biruan ah. Hindi yan pagiging humble. Yan ay reality. Reality. Tama naman. Hindi yan pagiging humble dahil naka-humble lang. Pero ayan, alam mo kung ba't ganyan yan, Yam? Bakit? Ha? Kasi aside from being a songwriter, guru din yan si Sir Noel. Maestro yan eh. Oh. Tama ba, Sir Noel? Ano ba yung ano natin? Tinuturo sa ano? College ba? Elementary ako eh. Dep-ed din. Elementary. Grade 6 ako yan. Ay, kamusta mga modules? Yan, yung modular na ano. Yari ka. Yari ka. Medyo mahirap. Mahirap yun na sense na kasi siyempre nagtatanong yung magulang. Hindi mo rin may ipaliwanag na maayos. Nag-uusap lang kayo through online. Mahirap din. Mahirap kasi nararamdaman mo. Specific na ano na subject? Ako, specific na subject ko ang hawak ko ngayon kasi ano, English at saka TLE. Yan yung mga subject. Pero, elementary mo kasi general yan eh. Lahat naman na subject talagang kailangan ituro. Pag elementary, lahat talagang kailangan ituro. Kailangan alam lahat, no? Oo, wala nang major. Pero nung wala pang pandemic, nag-ano ka ba? Yan alam mo yun, pagka nasa classroom kayo, kantahan. Kinakantahan mo ba sila? Oo, dumarating sa point na gano'n mo. Nung mga part na nagkaroon din ako ng subject na MAPE. MAPE yung Music Arts and Technology. Nai-apply ko rin yun. Lalo na yung una kong panahon na nagtuturo ko dahil sa private school. Kaya nagnonota ka. Pero ngayon, ito sa public kasi hindi na ako nahihilera sa Music and Arts and PE. Pero parang nagagamit mo pa rin, syempre. Hindi ba bawal yung ano? Sa mga teachers, hindi ba bawal yung long hair? Medyo na lang ako. Talaga. Sobrang bawal. Pasaway. Tinatago mo? Tinatago mo? Natago ko, pero in a sense talaga ano. Naka-hair na. Pag dumadating ako sa seminar, sabi pa nga sa akin ng supervisor ko, bago ibigay yung certificate mo,
pagupit mo yan bukas, hindi ko pa rin na pinapagupit. Tapos pinapaliwanag ko naman na, wow, nasa napit. Nagsawa na rin sila, nagsawa na rin. Ilan taong teacher niya kayo, Top Noel? Ako, tagal na. Sa DepEd, mga 16 years. Pero sama natin sa private school, 19 years to 20 years. Tagal na. So, 16 plus 19, ano ba 35? 16 plus 19, 35. Oh. Ano, eh, ano lang, mga 22. Hindi, alam nga lang. Si Kuya Hobbit kaya, ilang taon na? Eh, nagkaalaman sa akin. Anong shampoo mo dyan sa buhok mo, Sir Noel? Alam ko, ano lang yung makita ko sa mga... Ay, meron ako recommend. Meron ako re-recommend sa'yo. Yung shampoo ni Sir Sky. Sky Biscotto. Okay. Yung ano, hamog, yung hamog ng pulag. Hamog ng pulag siya mo. Ang hirap hanapin yun, ha? Pag gusto mo talaga smooth and silky, hamog ng pulag shampoo. Yeah, hanapin mo yan. Sabi ni DJ Tupper, paray ko po, edad ang pinag-uusapan. Ay daw po, sabi ni DJ Miles. Sino mas magaling sa inyo mag-gitara, Sir Noel? Ni ano, Sir Robert? Ay, hindi. Siyempre, Sir Robert. Robert so, Rivera. Ako parang hindi ako naniniwala. Hindi. Hindi ako, ano, sa lahat ng nandito, ha, hindi ako gitarista. Oh, talaga. Sulat ako, lang, ay, sulat. Parang... Songwriting lang talaga ako. Yung gitara, ano lang yan. Hindi ako gitarista talaga. Hindi, pakita mo yan. Hindi ako... Hey, hey, hey! Nung buwang hinihintay, hinahangad na maging muling malaya. Nakita niyo yun kung gano'ng kagaling yung pag-gitara niya, no? Kaliwa at kanan. Oh, lumipat mo sa kaliwa. Nag-gitara siya ng kaliwa, lumipat sa kanan. Kaya ba hindi siya Robert? Ako nag-edit ng video eh. Hindi kaya ni Sir Robert yun eh. Yeah, yung nagigitaro sa kanan, lumipat eh. Naging Paul McCartney. Si DJ Robert, ano ko yan? Idol ko yan sa paggawa ng music video. Nagigita ko ng anong ito. Nalunok mo yung laway mo. Hindi ba sa gitaro? Eto, pag-usapan natin yung song niya, ano. Yam, meron siyang song na ano eh, yung kape. Narinig mo na ba yun, Yam? Oh. Yung kape, meron siyang ba, song. Yeah. Nung sinulat mo ba yan, Sir Noel? Ano, may kape ka ba? Uminom ka ba ng kape dyan? Oo, ay. May imbaso ko. Papakita ko sana sa inyo, kaya nabasig din eh. Oo, totoo yan. May sinusulat yan. May kasamang kape talaga yan. Doon sa taas sa second floor ng bahay ko. Yung mga lyrics noon, yung talaga yung kwento yun. Anong sa kape? Anong? Yung kape, yung kwento dyan? Hmm. Ano yun eh? Pag pinakinggan mo yung kape na kanta, almost 80% katotohanan yun eh. Kwento ko yan sa tatay ko eh. Buhay pa siya, kasama kami, kakape kami. Pero may 80% dyan na... Katotohanan, 80%. Hindi naman siya 100%. And then, sinulat ko yan, tag-ulan talaga yan. Yung sinabi dun sa unang lyrics na, bumuus na naman ang ulan, kaya aga-aga, eto ako. Totoo yan. Talagang umaga yun, dun sa second floor ko. Sinusulat ko yan, malakas yung ulan. Nagkakape ko nun. Steve. Anong partner mo sa kape? Favorite na partner mo sa kape? Wala. Black lang. Black ka ba? Black? Sa kape. Ano lang ako? Gusto ko ano? Bro, pag ako nagkakape yung ano na, yung classic lang, Nescafe Classic tsaka asukal. May asukal pa rin. Kasi... Lumilipas ba yung ano, yung araw na hindi ka nagkakape sa umaga? Ay, hindi. Sa totoo lang ha, hindi ako mahilig magkape. Yung sabi mo, magkakape talaga, magkakape yung everyday magkakape. Pero pag ako nagkape, gusto ko yung naaalala ko yung kabataan ko. Yun tinitimpla ko yung Nescafe Classic at saka asukal lang na pula. Yan. Nescafe. Gusto ko mag-relax. Nescafe. Mascobado. Yung classic lang na Nescafe at saka asukal. Yun lang ang pag-nagkakape. Pero hindi talaga ako yung sabi mo adik sa kape na ito.
Siguro pag uminom ka ng kape, ano no, parang uubusin ko ba ang kape? Oo, eh. Idadalawang isip ka, uubusin mo ba o hindi? Na, naubos mo ba? Sabay kami ng tate ko nagkakape noon, yung mga panong papakaralan ka, nagkakape ka. Si tatay ang mahilig magkape talaga. Oo, kape, yung tatay ko. Ako din tatay ko, mahilig magkape. Yan yung pinaka-banding, di ba? Mga 90s. Kinakatahan mo ba siya pag nagkakape kayo? Uubusin mo ba ang kape? Ay, hindi. Hindi ko pala susulat siya nung araw eh. Hindi pa. Oo. Nung siya na. Nung wala na siya, hindi ako siya naisulat. Nag-Starbucks ka ba, Cap Noel? Ako, totoo lang. Hindi ah. Mahal kaya sa Starbucks. Pero sa Starbucks lang. Pag nakita tayo, mag-Starbucks tayo. Tapos kailangan, pag iinom ka na, uubusin ko pa. Hindi practical. Sabi nga kasi, hindi naman ako ganun kahit sa kape. Hindi practical. Hindi nga. At magkano ba yan? 200 pesos or 1 cup? Sabagay. Hindi, pili mo lang ng Red Doors yun. Mga tatlong bote. Ito yung salagas to me. Okay. Alam nyo ba kanina, Cap Noel, medyo kinakabahan si DJ Set kanina kasi hindi pa kayo nagre-reply. Alam mo ba nasa isip pa namin? Kanina pa ako nakakabang. Be. Kanina pa nakakabang. Sa totoo lang, hindi, kasi DJ din ako eh, alam ko yan. Sa Channel 31 pala, hindi, Buhay Indie. Alam ko na yung kalakaran ng ganyan na kailangan mag-reply. Pero ang iniisip namin, ano eh, umiinom ka. Baka kainuman mo si... Baka kainuman mo si Cap Pablo Tagalog eh. Ay, Cap Pablo! Hindi, ang kainuman yan sila, ano? Sila Burns. Di ba, nakakita ko may picture sila eh. Ang galing na, nan. Nag-medical ako kanina eh. Medical ako kanina, tapos... Oo nga pala, may medical. Naman ng operation. So, hindi tayo makakaporma ng ano mga... Oo nga pala. Clean living muna si, ano, si DJ Noel. Punta tayo dun sa, ano, sir. Dun sa song mo na, ano, na hinulog lang. Yes. Di ba dun sa, ano, sa dulo ng song nakita kayo ni, ano, ni San Pedro? Oo, yan. May manok ba siya nakasama? Oh, meron. Alam mo yung totoong ano, yung totoong kwento na hinulog lang? Meron! Alam mo yung totoong kwento na hinulog lang? Sige. Hanapin ko yung lyrics. Meron pa yun sa impyerno eh. Ay talaga? Ano, may karugtong? Yung pagdating ko. Kasi nasa langit, di ba? Binaba siya. Gusto ko yan, sige nga. Impyerno. Meron yun. Hindi, to joke ah. Meron yun. Sinasabi ko, sobrang haba na kung ipapasok pa yung sa impyerno. Meron yun. Sige nga, sabihin mo nga. Gusto ko interesting yung lyrics niyan. Interesting yung lyrics, pero yun eh. Yung ending nun, pagdating ko sa impyerno. Napunta siya sa impyerno. Oo, napunta pa sa impyerno yun. O, di kasi sa original mo, hinulog ka na sa impyerno eh. Wala na. Diba? Masyado na kasing mahaba eh. Masyado na mahaba. Pero yung sinasabi mo, yung kung idudugtong mo pa, ano story niya dun, nandun siya? Yung nandun siya sa impyerno, yun din. Yung hinulog siya sa apoy. Sa apoy na talaga. Oo, apoy lang. Totoo yan ay. Four part yun eh. Yung song na yun. Kaya nasabi ko, sobrang haba na. Tsaka sobrang corny na kung ipapasok ko siya. Pero meron talaga yun. Fourth stanza. Last sana stanza. Mapakinggan natin yan someday. No? Oo, pag pumatok yung hinulog lang, ilalabas ko yun. Yung ano, yung mga song mo, ano no, parang, sa mga Pinoy, ano? Halimbawa, meron ka yung Pinoy, ano nga yun? Ang Pinoy? Oo. Parang napansin ko, kadalasan ng mga songs mo, may ano, may hugot na parang ugaling Pinoy, parang ganyan, na nagtuturo sa mga Pinoy din. Parang may kulturang Pinoy lahat yung mga songs mo eh. Di ba? Parang ganun. Ano eh, nandiyan na yung ano eh, pagiging teacher na siguro. Oo. Topic sermon siguro. May paso ko yun. Pero maniwala kayo sa hindi. Panatik ako ng alternative rock eh. Mga kung mga Pearl Jam. Basta mga ganun. Yung mga sulat din ako ng mga kanta na ganun eh. Panatik ako yung ano, Matchbox din.
Yung talaga yung genre ko eh. Oh, pero yung, ano, bumagay pa rin eh. Yung mga tirada mo dun sa mga parang pang-Pinoy. Kaya kasi, sabi ko, itong nandito tayo sa independent scene, pag bumalat ka ng ganun, parang hindi naman kasi talaga mapapansin eh. Diba? To be honest, yun talaga ako eh, alternative ako. Talaga totoo yun. Yun yung music ko eh. Kaya lang kasi sabi ko, nandito tayo sa independent na kailangan natin mapansin. Kaya yung skills ko, as yung masulat ko ng social relevance, yun na yung munang, yun muna yung pinaka, pinopromote ko. Pero pag, after neto, na ipromote ko, katulad yan, natatandaan nyo na ako as, parang ano tawag dito, mga makabayan songs eh. Mm-hmm. Sabi ko, itong mga next step ko, mga, next year, nakista na. Ilalabas ko talaga yung totoo ako. Ngayon yun, parang, yung gusto ko eh, alternative yun. Correct. Ngayon, pero ito, bilang nakilala ka na dyan, ano sa mga ugali ng mga Pinoy yung pinakaayaw mo? Yung napansin mo na, parang ayaw mo? Siguro mabigay ka ng isa or hanggang tatlo kung yes, top 3. Lang. Ikaw, hindi ko alam po. Oo, yung nasa song talaga na hinulog lang. Isa, yan yung talaga yung mga pinakaayaw ko. Yung pag nag-ATM machine ka, nasa kwento ko yun, di ba? Hinulog lang. Nag-ATM ka, ATM lang, di ba? May pera. Kinukuha yung pera. Pero yung resibo, wala na. Tapo na lang yun lahat. Ang pinakaayaw ko talaga sa ugali ng Pilipino, yung makalat, no? Makalat. Okay. Yun, kaya yung hinulog lang, naisulat ko yan, puso yan, bro. Puso yan. Talagang... Hindi, pero ako, enjoy ako dun talaga, dun sa hinulog lang. Pinapatutok ko lagi sa sasakyan yun, eh. Okay, diba, nila live ko. Sa POR ko yung narinig yun, ganda. Maganda talaga. Actually, Yam, dapat panalo tong hinulog lang kay Benny sa turno. Natalo lang to sa voting ng ano, eh. Na? Nang, may voting kasi yan, eh. Pero number 2 yan, alam ko, number 2 yan sa when it comes to the criteria ng lyricism, tsaka, di ba? Number 2 yan mga judges. Sayang. Oo, judges, number 2 yan. Pero dahil sa, ano, viewership ng YouTube yata yan or something, nag-number 6 lang ata siya. Parang ganun. Nalaglag siya. Doon na talaga yung mga ano eh. Kasi may hinahabol yan na fans eh, syempre. Kumbaga, kung sino yung may fandom, di ba? Mga youngsters, di ba? May mga buhat na yan eh. Mararamdaman mo na rin bro na ano eh, yung parang iba yung genre. Kailangan pagkakyan kung ano yung napapanahon. Kaya, tama. Penetrate. Naka-live tayo, pero okay lang naman. Mga rin nila Benny sa Tuto. Sige. Nakakausap ko naman na rin sila Benny sa Tuto. Talagang sinabi rin naman sa akin yun. Yung mahirap din i-penetrate yung mga genre natin na yun, mga sobrang hirap. Kaya nandito tayo sa indie, parang enjoy na lang natin eh. Oo. Iron, sobrang hirap. Kaya na yun, di ba? Parang nag-enjoy lang tayo ngayon na ano eh. Parang magkakabarkada na yung mga songwriters eh. Kasi, tulad ko, sabi ko nga sa inyo, tatanungin mo ako, ano ba music ko? Alternative nga ako eh. Tapos, susulat ako ngayon ng makabayan songs. Kasi, iniisip, susulat ba ako ng love song? Eh, ang daming magagandang love song ngayon. Mapapansin ka ba? Hindi rin, di ba? Makikisabay ka ba sa mga hugo? Ano lang ang outlet mo na mapapansin ka? So, baka dito sa ginawa ko, baka napansin ako, so, yun na, ituloy natin. Pero, darating ang panahon, siguro, labas din natin yung patong tayo. Tama. Minsan, mahirap makipag-ano eh, makipagsabayan eh. Kaya mag-iisip ka ng sarili mong ano, gawa. Hirap. Okay. Ito, last question ako, Yam. Okay. Baka may tanong ka pa, Yam. Ah, wala. Okay na. Last question ako. Sino ang mas standards? Si Cap Noel o si DJ Obet? Well, si DJ Obet, ano natin yan? Maskers na natin yan. Sobrang dami na experience. Yan yung kapag pumasok si Orbit Rivers mamaya. Pagdating sa tugtugan, sa experience stage, platforming. Naririnig ka, nandiyan nakita ko eh. Andito na ba? Master natin yan. Nakita ko siya kanini. Ah, sorry. Alright.
Ni Bro Abit, nakita na kami niya personally, ha? Nakita kami yung task. Oo. Wait, nakita ko, meron kayong ano, ha? Alam ko, merong, nabalitaan ko, meron kayong collaboration na darating, eh. Oh, sana ka. Oo, eh. Sana ba? Sana mag, ano, manifest, exciting yan. Gusto ko marinig yan. Sabi ni DJ Miles, pareho daw. Pareho? Oh, sige, sige. Ah, ano ba ano na tayo? Papatugtog muna tayo yan bago tayo mag-ano sa ruleta. Papatugtog tayo, then ruleta tayo ni Manang. Oo, oh, sige, 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 sige. Kap Noel, ayun, standby ka lang, okay. Ha? Maglalaro okay. Tayo ng ruleta. Dito lang ako, dyan lang kayo. Okay. Sige, sige. Ah, magbababay ka muna, ano, set? Ah, hindi. Mamaya na, papasok muna tayo mamaya ulit. Pasok na. Oh. Okay. Ito, play muna natin itong ano. Yun. Yun, oh. Simulan natin. Oops, sorry. Perry Baltasar. Hi, I'm Noel Bernaldo, an independent artist. And she is Carol Wakis and Mr. Perry Baltasar. So, this song is produced by One Roots Records. We will work this song, Simulan Natin, We Heal As One, just to give an inspiration to the Filipino people that we have to strive and continue that we had in our life, this pandemic situation. And we also want to showcase in our music, our indigenous instrument, which we have to promote and to be proud of, that these materials are really one of the best in our land. So please listen and feel the message of the song, Simulan Natin, We Heal As One. Iabot ang iyong kamay, lalaban at nalaban tayo. Kailangan natin ng pagbabago, kaya natin to. Simulan mo sa sarili, kung isa ang hangarin, tiyak na magtatagumpay tayo. Sabay-sabay na manalangin, itaas sa Diyos ang iyong hiling. Ang pag-asa'y nasa pagkilos natin. Walang hindi makakamit sa puso, mayroong pag-ibig. Tara, Pilipino, simulan na natin. We heal us one.
kinus natin. Walang hindi makakamit sa puso, mayroong pag-ibig. Tara, Pilipino, simulan na natin. Sabay-sabay ng manalangin, kita sa Diyos ang iyong hiling. Ang pag-asay na sa pag-kinus natin. Walang hindi makakamit sa puso, mayroong pag-ibig. Tara, Pilipino, simulan na natin. That was simulan na natin. Yan. Pasok na natin. Simulan na natin. Tama, simulan na natin. Uy. Nandiyan pa yan. Ayan. Simulan na natin. Ang ruleta ni Manang. Pasok na natin. Si Lemon Spice. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Bati muna ako. Ayan, magandang gabi kay na Denin C. Kay Aki Nakahata. Dwight Kim, Pablo Tagalog, Alvin Orbs, magandang gabi, and kay Ernesto Ocampo, Bong Ocampo, ayan. At kay, siyempre kay DJ Noel, magandang gabi sa'yo. Bro, magandang gabi rin. Ayun. Actually, itong si, Sir Noel, nagkita na kami nito in person. Ba talaga ba? Kay Rani Raymundo ba? Hindi, yung sa yung event na inorganize ni Raybo na obra, yung Songwriters Philippines Kabalin. Sa Kabalin nga pala, no? Oo, dito sa Angeles noon, January 2020. Actually, kasabay din natin doon si Santi Leonardo. Oo, napanood kita rin, bro, ha? Mukhang astigin ka talaga noon, ha? Magkasama pala kayo dati, no? Oo, tsaka si JP. JP Noche, ayan, mga nakasama natin. Tapos, kay Biscochon, ayan, nandun din siya noon. Kaila Chris Rimorino. Oo, tapos, Chris Rimorino. Tapos, Rex and Ron, ayun, kasama rin natin noon dun sa event na yun. Rex and Ron din, nandun? Oo. Pre-pandemic pa noon, January 2020. Kaso, sa totoo lang, ngayon ko lang naalala yung sinabi mo. Ikaw pala yun. Oo, yun. Ngayon, kakwento ko namin yung nagkanto sa kami yun. Alala ko na. Tsaka yung Section 3 ba yun? Yung banda? Oo, Section 3, sila. Di ba taga-room ka rin? Oo, taga dito sa Angeles. May Angeles? Oo, Angeles City, sa Pampanga. Sorry, MK, saan nangyari yun ulit? Sa sa Banibago, Angeles. Sa Angeles. Doon lang sa Interpol. Ano yung songwriters? Ano yung event yun? Dumayo kami ron. So yun, nabati muna Kevin tayo ulit. Kasi Kevin nandunas nilun eh. Pumunta siya ng mga nag-iinom muna kami, dumating siya. So yun, nandito tayo ngayon sa Ruleta ni Manang segment ng The Lemon Show. DJ Yam, Lemon King, pakita mo nga yung Ruleta ni Manang. Ayan. Dito sa ruleta ni Manang, meron tayong walong kategory. Ayan. Meron tayong lemon na kung 7 lang. Tapos, 8. Ayan. Guest request. Ayan. Lemon sinta. Lemon joke. Ang inaabangan ng marami. Ako'y napapau. Lemon question. And, lodi ko na dati pa. Ayan, meron tayong 5 spin. Simulan na natin. Ikot. Ruleta ni Manang. Ayan. Lemon question. Lemon question. Okay, so dito sa lemon question category, ang kaming mga lemon DJs ay magtatanong sa'yo ng any personal question. So, ako na magtatanong. So, doon sa song mo na Kape. Yan. Sa song mo na Kape, anong na-visualize mo na parang maging MV, music video?
yung music video, alam mo yung kape talaga, gustong-gusto ko talaga i-promote yan eh. Gustong-gusto ko siya gawa ng music video. At marami na rin nag-offer sa akin na gawa na siya ng music video. Pero sabi ko, pag ginawa ko siya ng music video, gusto ko yung katotohanan ba talaga yung totoong nangyari sa akin. Tapos ako yung mag-direct. Nice. So, parang ano yan eh, yung kape, para talaga sa tatay ko yan. Tsaka, ang nabivisual ko talaga dyan, yung kabataan ko, kasi yun ang kwento talaga yan eh. So, short film talaga siya. So, yung mga nag-offer sa akin, actually, mga nag-offer sa akin, syempre, wala naman tayong budget na malaki. So, kung magiging parang rust lang o parang kalawang lang style lang music video, parang ayoko na. Kaya nga, 2019 ko pa na-release siya, hanggang ngayon, wala pa siyang music video kasi gusto ko siyang paghandaan na yung magbabudget ako na siguro around mga 10,000 to 15,000 just to give justice. Kasi pag ginawa mo na music video, ang isang song na nasa puso mo, kahit hindi na pumatok yan, huwag na natin hanapin kung sisikat man o hindi. Ang importante doon, mailapat mo yung tamang para sa kanya. Tapos ipapamana mo na yung mga apo mo. Yun na. Yun na yun. Sulit na ako. Nice. Actually, doon kita nakakilala sa kantang yan. Yes. Sana yung pa kape, bro. Oh, yes. Katuwaan to ha, para ang kape ay napakahalaga sa buhay ko ng kanta na yan. Kaya talagang yan ang una kong bibigyan ng justice talaga na gusto ko talaga sa pagkasok ang music video. Yan. Nice. Favorite ko yan eh, sa mga sinulat ko favorite. Kasi nga, true story sa dati. Sa very actually, dyan kita nakakilala sa kape. Ano pa nun? Sa FIA? FIA Radio ba yun? Oh. Yung kape, pati ano yan ha, para malaman din ng iba. Yung kape, ano rin yan eh, grand finalist din yan sa Indie for Indie Songwriting Contest nun eh. Top 10 nga, top 10 eh. Asok din ako sa top 10 nun. Sa Indie for Indie. Nice. Grabe, lagi nakakapasok sa ano ah, top 10 ha. Lagi nakapasok. Yung kape oh. Oo. Okay, for our second spin, ikot kuleta ni Manang! Hindi ko natanggal yung ano, lemon question. Ayan! Lemon joke! Lemon joke, no? Tama? Lemon joke, pa. Okay, sa lemon joke, ang guest ay magjo-joke. Kapag hindi kami natawa, kailangan mong sumayaw ng ako'y napapauni o Bet Rivera. Sample audio nga dyan. Lemon King. Ang hirap naman eto. Hindi ako joke. Doon na sa ano, right. Sa ako'y napapaupar. Ayan na. Yan. Ayan natin, ayan natin. Okay, joke. Talaga? Wala akong maiisip ha. Original ko na lang. Joke eh, no? Joke? Di ba, mahilig tayo sa motor eh. Tayo, di ba? Pag umu-overtake sa atin yung... Pag umu-overtake sa atin yung... Pag in-overtake ka natin yung nurse... in-overtake ka natin yung nurse na nagmo-motor. Or nurse, mga nurse. Sasabihin sa atin yan, mag-ingat ka. Diba? Kasi in-overtake natin yung nurse eh. Nurse na nagmomotor. Tapos, nakamotor din ako. Tapos, in-overtake ko yung nurse na nagmomotor din. Ang sasabihin sa atin yan, mag-ingat ka. Huwag ka sana madisgrasya. Yeah. Tapos, pag in-overtake mo naman yung teacher o edukadong tao, sasabihin sa inyo yan. Pag in-overtake mo sila, sasabihin yan, wala kang pinag-aralan. Pero pag in-overtaken mo yung police, sa tingin mo ano sasabihin sa'yo? Ano? Huli ka? Huli ka. Hintay mo ako dyan, yayariin kita. Ayun. Parang binakatawa. Nako, mukhang kailangan mong... Nako. Ayan na po. Ayan na. Original yun ha. Walang gaya yun ha. Walang gaya yun. Okay, go. Go. Experience.
Yes! Dito lang yan, dito lang yan. Dito lang yan, ha? You know? Yun na, ewan natin yan. Sa DJ Obet, no? Yeah, pero kailangan din nang matutunan yung sayaw na yun. Para kung sakaling hindi sumikat yung mga songs natin, alam na. Eh, may plan B tayo. Yan yung Obet ko, ano eh. TikTok eh, TikTok tayo ngayon. TikTok, ha? Daming tumatawa, ayan. Oh, tiyo. Ayan, ano na, third spin. Third spin? Legend ko, ito ko Joker kasi. Ay, sorry. So, pakita mo muna yung ruleta. Hindi mo napakita. Okay, may daya. Ulit na, ulit, ulit. Ulit, ulit. Okay, wag na, okay na yan. Okay na yan? Okay na, okay na. Lemon akong ano. Oh. Okay na, okay na. Ah, sige. Ayan, sa lemon akong... Yan, sa lemon akong ano category, yan, as an artist, ano bang pwede mong ma-promote? Anything to promote like songs or may mga guestings ka ba or may mga upcoming releases ka ba sa songs? Ayan. Okay, guess sige. Promotion, wala na, talo na ako, wala na akong may promote. Talo na yung kanta ko, simulan natin, wala na akong may promote. Hindi, joke lang. So, yung simula natin, nare-release lang, kasama na siya sa album na White Scope Entertainment ng CCP Top 15. Nilabas na. Kasama ako sa album. Yun, kasama nice. Kami Top 15. So, ano ba? Siguro yung ano lang natin, yung Spotify, mga songs natin. Meron ako 5 songs na Spotify, Kape, Ang Pinoy, Liwanag, Nulog Lang, tsaka Simula Natin. So, na Spotify yan. Then, sa YouTube channel ko. And then, ano ba? Ang pinaka-latest. Kinuha ko ng NGO ngayon. So, we have a tour from Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Luzon, sa Angeles City, meron kami. And then, wow, sa Visayas, nice. Sa Northern Summer. Then, lalapag kami ng Zamboanga City. Through music yan. Magiging ano ko dyan. Ako yung pinaka-resource speaker na songwriting ng jingle contest. So, hahawakan ko yan. So, this coming September and August and September. At nice. Bukod dyan, ang pinakaabangan ko pa, sana lumusot ulit yung Siwana, yung song na Siwana sa Philippine Commissions of Women, PCW. Pag ito, lumusot pa ako, wala na. Tambahan na talaga ito pangatlong beses na. So, abangan natin yan. Kung hindi man lumusot o hindi man manalo, i-release namin napakaganda kanta, Siwana ang pamagat. Yeah. Ako, second voice na ako, kinuha ko ano, babae. Nice. Second voice na. Abangan yeah, natin. Abangan natin. Very excited din ako kasi, ano, para sa akin, masaya siya ang kanta. Para sa akin, accomplish ko yung kanta na yan. Gusto ko yun. Kaya inaabangan to. Pero okay lang naman, manalo matalo. Sa tayo naman mga songwriter, makapagsulat lang tayo tapos matapos natin tapos may naka-recording siya sa studio. Sobrang saya na, di ba? Accomplished mm-hmm. na para sa atin about this. Oo, tama. Yun. Hey, thank you. Alright, for our fourth spin. Ah, meron pa. Ikot! Ruleta ni Manang! May reverb na, no? Ayan! Maganda rin yan, ano yan? Lemon Sinta. Ayan, maganda rin yan. Dito sa Lemon Sinta category, ang guest ay magkukwento ng love story niya. Ay, kapit, sila ko yung asawa ko, nanonood ko, hindi. Hindi, okay lang. Wala mga love story sa asawa na lang siguro. Siyempre, hindi naman pwedeng... Naka-recording tayo. Naka-recorded to, di ba? Pag yes. Kinuwento ko yun, lagot ko sa asawa ko. Kaya ikwento ko yung asawa ko. Sa number mga two, no? Lang, maiksi lang naman. Maiksi lang, paano kayo nagkakilala? Siguro, ano, pag sinabing love story, siguro, ipart na rin natin, sama na rin natin yung music. Yung misis ko, actually, di siya mahilig talaga sa music. Pero, nung
Love story namin, same din lang eh. Siguro parang pinagtagpo kami ng pagkakataon at panahon. Kasi pares na kaming nasa middle nice. Of age namin eh. So, yon. So, siguro pinaka-exciting lang sa kwento ng pagsasamahan namin eh, yung kinasal kami, naglabas ako ng CD. Ganun ako romantic, ganun ako musician eh. Nung kinasal kami, naglabas ako ng CD, which is yung CD na yon, yun yung compilations ng songs. Hindi ko naman original, pero yun yung compilations ng songs na parang tugma sa aming dalawa. So, ibig sabihin kaya ako na ikwento yun kasi music lover ako. Kaya nung kakasal ako, naglabas ako ng CD na pinamigay namin sa mga guest. So yun. Yun ang Noel Bernaldo. Ito may music pa rin. Sa lahat pala ng guest, ha? Sa lahat ng guest, ha? Naglabas ako ng music. Tapos yung kanta ko ngayon na hindi ko pa na ilalabas, pero may mga teaser na yung awit ng pag-ibig na isinali ko rin sa contest. Yan. Ano ba ako? Second runner-up ako sa Valenzuela, sa mall. Nice. Yung din yung awit ng pag-ibig. Palaging may award, no? Oo, yan. Grabe, sipag nyo sumali sa ano, no? Sipag nyo sumali sa mga contest, no? Tapos lagi pang may award, no? Hindi, ano lang yan. Parang ano lang yan, challenge lang din. Tsaka, wala, tamang, gano'n lang, chamba-chamba lang naman yung na namang ano. Parang hindi ka na nakachamba eh. Parang ilang beses ka na nakapasok. Hindi naman lang yan, parang ano. Okay, no? Hindi ka daw chamba yun. Yun. Na, 2020, ano siya, Christmas caroling siya. Tapos sinali ko yung awit ng pag-ibig. Meron sa FB page ko eh. Awit ng pag-ibig. Sinulat ko yun sa asawa ko. Yun. Mm-hmm. Okay, for the last pin, ikot ruleta ni Manang. Sakto. Sakto. Ayan. Guest request. Okay, for the guest request, ang guest ay magre-request ng song. Kahit ano. Yes. Mm-hmm. Kahit yun, mostly sa mga ka-indie natin dyan. Siguro. And then, ipe-play natin. Sakto. Siyempre, pag nag-request ako, masasagasaan ko naman kayo dahil tropa-tropa tayo. Okay lang. First of all, talagang, hindi, bago ka mag-request sa atin, sa lahat sa atin, sa... Hindi, nagpapasalamat na ako, no? So, lahat naman talaga tayo, may kanya-kanya talaga tayong galing sa, ano, lalo na kay Michael Kevin. Kanina ko nga lang na-recall. Isipin mo, siya pala yung nakasama namin sa Pampanga tapos tinuloy niya pala yung sigasig sa music. Ito, magkakasama pala tayo ngayon dito. Kasama. Yun, very important. Salamat. Salamat, sir. Oo. Bro, pasensya ka na pero nag-recall sa akin yung sinabi mo, ikaw pala yun. Magkakasama tayo rin na... Kasi hindi ko rin na-imagine na sa Pampanga ka. Eh si Ray Bonobra, hindi na parang nagtutuloy, di ba? Nanonood ba si Ray? Pero parang hindi na siya nagtutuloy. Pero ikaw, nandiyan ka. Nandito tayo, di ba? Nandito tayo. Request, sige. Nandito tayo sa request. So, ayoko naman, ano, ang hirap kumuha ng request kasi talagang, alam ba, re-request ko. Kailangan ba mag-request talaga? Siguro yung favorite ko kasi, wala na, no bias na siguro. Yung kanta ni Obet Rivera, kasi pag naglalaba ako, pinapakinggan ko yun, hindi na kita mamahalin. Nice! Yes. Oh, hindi. Gusto ko sana i-request yung mga song nyo, kaya pasensya na. Okay lang. Kasi pag naglalaba ako, every Saturday, may CD yan eh. May CD siya sa akin na nagkita kami yung 2019. Tapos bro, ang ganda ng CD mo ha. Pinapatutog yan ha, pag naglalaba ako. Yun yung pinaka-favorite. Hindi na kita mamahalin. Okay, so... Favorite din namin yun. Yeah. Hindi na kita mamahalin. By Obet Rivera. So, sa pagpabalik po natin, usapang indie na tayo. Hindi natin alam kung sino makakasama natin, kung nandiyan ba si Kuya Obet o wala. Basta malalaman natin yan mamaya. So, after nito, makakasama pa rin natin si Kuya Noel. Sorry. Cap Noel. Ano nga bang topic natin ngayon sa usapang indie? Ano, topic na. Grammar. Maganda yun, grammar. Magandang usapan. Grammar sa lyrics. Yes. So, ito na. Play na natin. Ang Hindi na Kita Mamahalin by Obet Rivera.
sabihin ang tunay na damdamin. May mga pangyayari kang mapapansin. Tanda ng bagay na darating. Isang araw pag-ibig ko'y maglalaho. Pagmamahal sa'yo'y hihinto. Ako'y tao lang na mayroong hangganan. Kaya ngayon dapat mong malaman. Pag di na sumisikat ang araw, pag wala ng liwanag ang buwan, pag wala ng ningning ang mga bituin, hindi na kita mamahalin. Pag wala ng dampi ang singoy ng hangin, hindi na kita mamahalin. Hindi na kita mamahalin. Lahat ng bagay may katapusan. Lahat ng sobra ay dapat bawasan. Tulad ng pag-ibig kong sa'yo lang nakalaan. Ugat ng aking mga kabaliwan. Isang araw pag-ibig ko'y maglalaho. Pagmamahal sa'yo'y hihinto. Ako'y tao lang na mayroong hangganan. Kaya ngayon dapat mong malaman. Sumisikat ang araw, pag wala na ang liwanag ang buwan. Pag wala nang ningning ang mga bituin, hindi na kita mamahalin. Pag wala nang tubig na dumadaloy, at di na nakakapaso ang apoy. Pag wala nang dampi ang mga simoy ng hangin, hindi na kita mamahalin. Sumisikat ang araw, pag wala nang liwanag ang buwan. Pag wala nang ningning ang mga bituin, hindi na kita mamahalin. Pag wala nang tubig na dumadaloy, di na nakasapaso ang apoy. Pag wala nang dampi siway ng hangin, hindi na kita mamahalin. Hindi na kita mamahalin. Hindi na kita mamahalin. Ayun. Hey. Pasok na natin muna sila Lemon Squeezer and Lemon Hunk. Ayan. Ayan, nandito tayo lahat. Kaso, nasaan siya? Saan ba si ano? Saan ba si Aki? Si Aki. Okay. So, paano tayo na ito? Tayo na lang ulit. Ano, Seth? Nakamute pala ako. Ano? Wala ko ba? Wala ko ba si Orbit Rivers? Wala pa eh. Dapat hindi team limon to eh.
mute team. Team mute. Mukhang nagka-problem si ano eh. Hindi natin makontakt eh. Mukhang nagka-problem sa ano to. Sa net, no? Parang wala siya eh. Mukhang naka-down eh. How about yung kinausap niya ba, ano, Yam? Nandiyan ba? Nandito naman, no? Pero maganda kung i-introhan na lang natin na tayo yung mag-uusap. Ano bang pag-uusapan natin? Usapang... Ang ating topic for the year is... May nag-e-echo daw sa atin. Ha? Meron? May nag-e-echo daw. Oo. Parang wala naman. Wala naman ah. Pag-gets it kasi. Sabi ni DJ Miles oh. May nag-e-echo daw. Ayun, anyways, pag-uusapan natin tonight is about the grammar sa lyrics, no? Kasi mainit na topic ito dun sa SSPH dahil may mga songs na maganda naman yung pagkakagawa ng mga ng melody, 'di ba? Yung kanyang structure. Pero pagdating sa lyrics, merong mga sablay. So, ayan. Maigi siguro introduce natin yung isa pa nating ano no, pwedeng sumampa para ano ba naka-ready na ba ano Yam? Tagal lang. May ginawa rin nga pala si Aki nakahati. Ah, meron ba? Oh, sige. Tingnan muna natin. Ah. Oo, may pang-intro. Sige, pagbati-bati muna tayo diyan. Sige. Ano muna to? Prepare mo lang. Ayun. Bali ang magiging topic natin habang naghihintay, nag-standby tayo dun sa iba pa nating mga kasama. Pag-usapan natin yung mga ano ba mga technicalities pagdating sa paggawa ng mga lyrics ng isang kanta. 'Di ba? Mayroong mga cases na maganda yung mga song, pero halimbawa ako, meron akong kanta ano eh, ang title Wish I Was Him. 'Di ba? Pero kung iisipin mo, mali yun yung ano eh, yung sa grammar, Wish I Were Him dapat 'yun eh. 'Di ba? Pero pag ginawa kong Wish I Were Him, ang pangit na nung pag kinanta ko siya, pangit na. So, ano yung mga ano doon? Ano yung mga technicalities? Bakit natatanggap ng ano ng music industry or ng society yung paggamit ng mga kagaya noon? 'Di ba may mga ganung klase ng kanta sa lyrics sa kanta eh. Wish I Was a Bird, 'di ba? May mga ganyan eh. So, yan yung pag-uusapan natin. Okay. Sige, introduce muna natin. Naka-ready na ba? Naka-ready na. Game na ba kayo? Handa na? Sige, sino ba yan? Ano natin napasad na ito? Yay! Yan na siya, si you Princess know? Sunny Giana. Palakpakan. Welcome. You know, walang ano, camera. Sentro mo, sentro mo. You know? Para magsisimula. Ginawa mo siya. Isang rose. Ano wala siya? Sa gitna ng mga audio only lang siya. Naka audio only lang. Naka audio lang. Hoy, patak audio ka lang. Ganyan na ino niya na eh. Sana? Private chat. Ah, di tayo marinig. Dito tayo marinig. Hindi, pa-disconnect siya muna. Pa-disconnect ka raw muna. Hindi, di kanya naririnig eh. Oo nga pala. I-chat mo muna. Usapan na private chat. Ayan. Pero mag-start na tayo para hindi sayang oras. Sir Noel, simulan mo nga yung ating ano, kung anong masasabi mo tungkol sa pagdating sa paggamit ng mga grammar sa mga lyrics ng kanta. Lalo na ikaw, expert ka na dyan dahil ano eh, panaysali mo sa mga songwriting contest, di ba? So ano ba yung mga karanasan natin pagdating sa mga paggamit ng grammar sa kanta? Narinig niyo ako? Yes, Sunny, narinig ka namin. Yes, narinig ka namin.
Ayan, ayan na. Okay na. Yes. Narinig ka lang. Yun lang. Why is that? Yes. Sa audio. May nag-eco. Ayun ang may echo. Ah, nagano'n siya ng may monitor yata siya eh. Hindi, naka-headset siya eh. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Hi, Sunny. Hello, Ate Sunny. Kasi dito kayo, dito ko kayo naririnig. Ah, yun, yun yung echo. Wait a minute. May multo. Hello. Ayan, yun. Naririnig niyo pala. Nagulat ako, akala ko, sabi ko, pero natusakali lang ako sa inyo. Bakit biglang may paganon? Ayun nga, ito nga yun. That's the power of lemon. Hindi na namin alam, meron palang ay, ginawa si Aki eh. Ayun na, may remembrance ka. Wait lang, hindi ko talaga kayo marinig. Bakit ganon? Disconnect ka muna. Disconnect, yeah, disconnect ka muna. Disconnect ka muna. Bigla ako na pressure. Sige, sige, sige. Try mo muna to misconnect. Labas ka muna. Baba muna ako, tapos... Baba ka muna, labas ka muna, tapos balik ka ulit. Pero hanggang doon sa browser, ha? Ayun, Sir Noel. Na-pressure sa atin. Sige, Sir Noel. Simula na natin. Naku, maraming nangyayari ngayong gabi na to. Go, tuloy lang. Sige, sige, Sir Noel. Kailangan ng tuloy ang ligaya. Go. Luyang ligaya. Nakamute yata siya ng Noel. Nakamute. Team mute. Nakamute. Mute, mute, mute. Ka lang. Yeah, yeah, okay na. Okay na, okay na. Team mute na tayo. Talagang ano tayo eh. Team mag-sign, mute eh. Mag-sign, mag-sign language lang tayo, no? Totoo ka no? Ah, sige. Sige. Alam mo, yung topic natin na grammar and lyrics, isa yan sa pinakamahirap sa songwriting in terms of technicalities. Kasi tayo naman, lahat naman tayo, sumusulat. At eto ha, to be honest, ako, pag tinanong nyo ako, may maganda ba o pangit na kanta? Wala. Kasi pag pumunta tayo sa bundok, at yung mga naabutan natin doon na music, at lyrics ng mga katutubo na nandun. Sasabihin natin, uy, hindi siya maganda. Pero maganda yun sa kanila. So, ano ba yung lyrics na ginagamit nila? In terms of technicalities, baka sila lang din magkaalaman kung ano yung mali doon sa lyrics na pinagsasalita nila habang may melody. So, doon yung sa katutubo. Ngayon, punta tayo rito sa atin, kabayanan. Ganon din tayo. So, different ano tayo, different music style. May mga in terms in technicalities kasi nangyayari lang 'yan kapag talaga sa mga contest kasi contest na siya eh. So kailangan natin talaga ng lapatan talaga ng lyrics. Walang iniwan 'yan sa journalism eh kasi ako nagjo-journalism din ako. So essay writing, feature writing, editorial writing, news writing. So lahat 'yan pag check mo ngayon 'yan, nandoon na papasok ang technicalities, grammar. So ganun din sa music. So, ngayon, tayo, kung hindi naman para sa akin, ang pananaw ko dyan, ha, kaya nga tayo may mga tinatawag ng mga figure of speech. Eh, diba? Ang hirap din yan. Meron din tayo tinatype ng mga figurative language sa English. So, pinapasok natin sa, pinipilit natin pinapasok sa tulayan o sa isang song. So, kapag pinasok natin yan, para sa atin tanggap yan, pero sa iba, mga hindi nila masyadong accept yung ganun, mali sa kanila. So, To be easily understand. Ang pananaw ko na lang, sige, pananaw natin. Ang pananaw ko, ang technicalities talaga, na i-apply yan during the contest at saka sa mga tao kasi mga songwriter na masyadong mas meticuloso, yan, dyan na-apply yan. Hello? Pero sa atin, sa mga songwriter sa atin na okay lang naman, pwede naman yan. Yun lang naman para sa akin. Pero sabi nga natin, technicalities, halimbawa, paggamit ng at saka ng, di ba? Tsaka figurative language, yan. Nagkaroon magkakaroon tayo ng technicalities dyan. Para sa akin, as long as hindi naman siya obvious na mali, patulad ng mga grammar natin sa English,
na STVDO, may mga ano yan, may mga formula yan eh. Okay naman yun. As long as gumagamit tayo ng singular and plural, okay lang yun. Ang haba na explanation ko. No? Pero ang hirap kasi mag-point. Meron binanggit sa akin si ano, meron binanggit sa amin si Sir Obet na Sir Noel. Yung may tinatawag siyang ano eh. Yan? Ayan na pala eh. Ito? Kaso may multo ata. Sunny. Sound check. Pwedeng pindutin mo yung ano. Sound check this. Sa mic setting, sa audio setting. Meron siyang check box. Nagpi-feedback. Nag-eco tayo. May multo. Sound check. Yeah. Yun ba? may audio ka, Sir Robert. Okay lang, walang echo. Wala. Ngayon, wala na. Medyo... Wala na, okay na. Sige. Naka-unmute ako kanina. Ayun. Since you're not medyo mulan at medyo traffic sa recto. Kaya... May baha sa recto. Binanata ng recto eh. Yeah, magana screenshot naman tayo muna bago tayo mag-start. Screenshot muna. Ang saya nito eh. Kaso wala si Aki. Natatakman siya. Yan, tanggalin mo yung usapang hindi. Ayan. Yeah. Ayan, okay. Ayan, sorry. Noon na lang si Yam eh. Hindi pa ako makain. 5 minutes lang. Okay, anyway, sige, late na ako. Game na. Andiyan na, napag-usapan nyo. Ayun, nag-start na kami ni Sir Noel. Kasi yeah. May karanasan siya sa ano eh, sa mga songwriting contest. Yung mga technicality dun sa mga grammar na ginagamit dun sa mga songwriting contest. Oh, importante. So, ayun, yung pa lang naman. Mm-hmm. Importante yun. Halimbawa, sasali ka ng songwriting. Ganon. Ng contest. Kailangan eh, tama yung grammar mo. Di ba? Oo, yun. So, tama nga, tama din. Doon pala makikita mo na importante yung ano yung correct grammars. Hindi pwedeng kasi nakikita natin doon sa thread. May nagsasabi doon basta na paabot mo ng tama at naintindihan ng nakinig. Okay na 'yun kahit mali-mali grammar mo, 'di ba? Ang una mo nang malaman, ano ang ibig sabihin ng grammar? Yan. 'Yun, yan maganda 'yan. Kaya natin yung kita si ano eh, si Sunny dahil dyan eh. Yan siya, bakit ano yan? Bakit grammar? Bakit may palarila? Diba? Uh-huh. Lahat ng klase ng discipline sa mundo may pundasyon. Hindi ka po pwedeng maging magaling na balerina kung hindi mo alam yung first steps, diba? Ang mga ganun. Hindi mo magagawa kung hindi mo alam yung pundasyon. Tama. Hindi ka pwedeng magsulat kung hindi mo alam kung anong pundasyon ng pagsusulat. Kung nagsimula lang ng first line, diba? Sa pagsusulat din, in the formal writing, may pundasyon. So, ano ang grammar? Bakit siya importante? At bakit minsan, hindi rin naman siya importante? Pero, okay. Dapat alam mo muna kung ano yung pundasyon. Lahat naman po, diba, may pundasyon. Diba? Pag wala, pupuhu ka. Diba? Yun yung una. Ano ba yung grammar? What is grammar? What is grammar? Ay, okay. Absent po ako eh. Absent po ako nun. Absent po ang kinuguya. It's the foundation of our writing and speaking skills in English or rather in any language para mas general. So grammar is the foundation of your writing and speaking skills in any language because every language has a grammar. Not only English, Filipinos balarila, di ba? Yun. So yun. Nosebleed. Mga bobo kami sa Ropor eh. Katabi namin yung basurahan. Yung grade 1 eh. Sir Noel, meron ba akong extra points? Katabi ng basurahan. May guru tayo, may guru. Hindi na po ako magka-cleaners after class, Sir Noel. Exempted na. Nag-English lang konti, exempted na. Siniskas ko na.
So yun, doon na po tayo. Yun na eh. Ano ba yung pundasyon? Pag meron tayo pundasyon na matindi, ay pwede mo nang baliin yan afterwards. Kumbaga, dyan nagsisimula. Di ba, kumbaga sa architecture, kung alam mo yung foundation or civil engineering, kung alam mo yung pundasyon ng bahay, kung alam mo yung set. Oh, set engineer. Oh, this is metaphor. I'm saying, di ba? So parang i-align natin, i-parallelism natin into engineering. If you know the foundation how to build a house, you can now break the rules in designing the house. But ang importante doon, yung pundasyon. So, di ba? Yun, alam mo. Yun naman ang sinasabi ko. Alam mo yun. Nice. Sabi ni Presi, oh. Si DJ Jam daw, nakatulala lang. Nakalala. mas magandang kausap si Sunny sa Messenger kasi Tagalog. Pag sa harapan pala ay English eh. Oh, kahit kami pag magka-chat kami niyan. Tagalog lang 'yan. Ay, kasi Tagalog 'yan. Very important, ibig sabihin very important kung gusto mong maging seryosong manunulat ka, writer ka. 'Yun ang sa point ni Sunny. Pag-aralan mo 'yung mga pundasyon ng paano ka magiging manunulat, 'di ba? Kasi ito pa, isang katwiran ng mga ano, katwiran ng mga iba na para sa kanila hindi masyadong importante yan. Kasi nga, narinig nila yung mga Amerikano, let's say yung mga Negro siguro, nag-rap, mali-mali yung mga grammar nila. Di ba? So sa akin, ano kasi yun eh, historically, dahil mga slaves yan noong araw, hindi pinapag-aral yan ng mga puti. So mga marami sa kanila mga Negro, yung mga lolo at lola nila, mga tatay nila, mga illiterate talaga. So mali-mali talaga ang grammar nila dahil hindi naman nila language yan eh. Di ba? Hindi nila language yan. Kaya meron marami silang mali. Pero yung mali, through generation, naging yun ang ano nila eh. Naging yun, yung salitang ain't, A-I-N-T, wala sa dictionary yun. Wala sa dictionary. Wala nga meaning yun eh. Pero kasama yun sa kanilang language, yung mga Negro, diba? Ain't no mountain high enough. Hit pa! O, diba? Pero kasi, yun ang naging language sila dahil hindi na nga sila mga educated. Alam mo ba kung bakit ang tawagan ng mga Negro ay, hey man, bakit man? Kasi ang tawag sa kanila ng mga puti nung araw, boy. Walang respeto. Diba? Kaya sa kanila, historical yan eh. So, yung mali-mali nilang ano, naging sabi ko nga kaya set eh, naging accepted, nagkaroon ng acceptability, na-accept ng kabuuan ng mga Negro community, at yun ang naging parang tama. Pero actually, pag tinignan mo yun, marami silang maling grammar. Maraming Amerikanong mali mag-English. Di ba? Oo. Tama. Hindi rin tama yung mga ano. Kaya lang, tanggap na. Sabi ko nga, isang example ko nga doon kay Seth doon sa chat. Halimbawa, kumain ako ng cake. At sabi ko, ang sarap niya. Di ba? Sa grammar ng Pilipino, mali yun eh. Or ang sarap siya, masarap siya. Mali yun kasi yung panghalip na siya at niya ay pang-tao lang. Di ba? Pang-tao lang ito. Dapat masarap ito. Or ang sarap niyan. Di ba? Ang sarap mo. But si Mike Enrique sabi, ang sarap mo, Pia. Ang sarap mo, Pia. Nga, kaya nga, naging accepted. Naging accepted kasi pag sinabi mo, hawak-hawak mo yung hopya. Ang sabi mo, ang sarap-sarap mo, hopya. Di ba? Pero, di ba? Mali yun pag tinanong ka, no, minsan pag tinanong, masarap ba? Masarap siya. Masarap siya. Di ba? So, mali yun, pero naging accepted. So ayun, kaya merong mga maling grammar na na-accept, pwede 'yun. Okay lang talaga, 'di ba? Ayun, isang point 'yun. Acceptability against correctness. Maraming 'di ba? Pangalawa, diyan ba pumapasok 'yung ano, Sir Robert, 'yung colloquial na tinatawag nila? Mga colloquial. Oo, kasi 'yung salitang kanto eh, 'di ba? Eh kasi alam niyo ba 'yung salitang ma'am, sir? Ay official Tagalog word na. Tinanggap na. Tinanggap na kasi, oy, ma'am sir, ang origin nga nun sa Divisoria eh. Ma'am sir, bilhin na ma'am sir. Naging word. Nagulat ako eh. Sinabi nila nasa dictionary doon ng mga latest Filipino dictionary. Nandun na.
Sabi ko talaga, ganun. Anyway, kasi nga, na-accept. Naging accept. Di ba may naalala din ako sa ano, sa yung may aakyat sa bus na magnagbebenta. Sabi nila na gano'n na parang nagtitinda sila na, oh, itlog kayo dyan, orange. Parang gano'n. Hindi na nalagay ng parang itlog nyo po, orange. Parang gano'n na. May itlog mo dyan, orange. Parang accepted na, nagbebenta pala to, gano'n lang. So, sa mabilisan kasi, hindi mo na, oh, sige. Parang gano'n na ba? Gaya ng isang song din ng ano, nag-hits talaga, yung Ambo Cheque, ng Yoyo Villame. Hindi mo maintindihan talaga yon. Pero walang grammar yun eh. Wala namang grammar yung Ambo Cheque. Oo, yun lang eh. Pangalan lang ng mga restaurant yun eh. Yung isang argument, yung dun sa thread, sabi niya yung scatting daw kasi, di ba, ay ganon. Parang ano, wala siyang ano, parang yun, di ba? Pero ayan si Sunny jazz singer yan eh. So ang alam ko yung scatting ay hindi singing. Kaya nga scatting ang tawag eh, hindi yung singing. So yung point pa lang na yon, kung yun ang argument niya, sa palagi ko mali na yon. Kaya parang rap, ang rap ay hindi singing. Rapping nga eh. Hindi yung singing. Kasi meron ako nabasang isang article si Lionel Richie. So, nasa isang party, kasama niya yung mga egoist na mga rapper. Sabi niya, pwede ba ako magpaturo ng paano mag-rap sa inyo? Ang sagot ng rapper sa kanya, alam mo, hindi kami marurunong kumanta, kaya nga kami nag-rap eh. Ikaw nga ang idol namin, tapos mag-rap ka. Sabi ganun sa kanya. Naiingit nga kami sa iyo kasi ang dami mong hit, kaya kumakanta ka eh. Kami, hindi kami marunong kumanta. Rapper kami. Yun ang point. So yung rapping ay hindi singing. Kaya para sa akin, yung scatting, hindi rin singing. Diba ganun yun eh. Diba, ang kinakanta nila yung melodiya ng jazz scales eh. So wala talagang lyrics. Actually po, kung pwede nga maging ano yun eh, maging onomatopoeia yung ginagawa ng ibang jazz singers kasi they are imitating trumpet. Yung the mismo. The sound of the tuba, yeah. Tuba, ganun-ganun. So, onomatopoeia is a figure of speech which imitates or imitates the sound of what it describes. Si Al Jarreau nga eh. Si Al Jarreau, di ba? Ang ini-imitate ni Al Jarreau ay percussion. Parang ganun eh. Si Willie Rebillame eh. Dubi-dubi-dap-dap. Buset! Nasa tabi ng basurahan talaga to si ano eh. Alam mo walang pake. Ay, meron po si Yam. Yam, pakita mo nga yung ano. Yung ano ni Kim Tumamak ba yun? Meron siyang post kanina eh. Okay. Display mo nga. Abi boni jet gan. Tama naman yata grammatically. Tama yun. Tama naman. Yan. Tama naman. Okay. Present perfect tense. Isang sinample ko kay Seth. Yung kanta Come What May. Yung Come What May. Wish I was. Wrong grammar yun. Dapat wish I were. Wish I were, I would. Dapat susunod. Yan, di ba? Meron pang isa. Ako, napansin ko yung kantang I Hate Myself for Loving You. I hate myself for loving you. Sa second verse nun eh. What you was missing last night. What you was missing last night. You were. Mali, di ba? What you were. Yan. Kasi itong ano na to, yung Come What May, diniscuss yan ng professor ko nun sa college, sa lit. So sinabi niya, maling grammar ito, yung Wish I was a bird. Mali yan. So, sabi niya dapat... Wish I was a bird. Okay, so ganito na lang. Kantahin natin yung Wish I were a bird. Ang pangit kantahin. Pangit. Same nga. Yung sinabi ko kanina kay Sir Noel, meron akong song, Wish I was him. Hindi ko magawa na Wish I were him. So, ang tanong ng prof, bakit niya ginamit yung was? Kasi, ang dulas kantahin. Wish I was a bird. So justified at sinadya niyang mali yung grammar kasi justified yung ano eh. Ang tawag nga ng prof doon ay
poetic justice. Diba? Na-justify niya eh. Kasi hindi tutugma eh, no? Meron siyang reason. Meron siyang reason kung bakit niya ginamit yun. Ba't niya minali? Intentional yun. Hindi bobo si Herb Alpert. Diba? Or eh, sa tula, nangyayari talaga yun. Sa tula, diba? Para mag-match yung tugma. O, sa tula, pero, gamit mo na yan. Rhymes eh. Rhymes kasi yun eh. Kailangan i- ano. Yan. O, Sunny? Sa tula kasi, kaya nagkakaroon ng ganoon, meron na yung style. Ibig sabihin, hindi na sila doon sa old traditional na may rhymes and themes and then bibilangin mo pa yung different kind of themes sila kasi may AABBA pa yan. But, kasi pag may ganyang level na ng pakata, ang pagsusulat ng nagmamali na sila ng grammar, ibig sabihin, meron na sila doon, alam na nila kung ano yung binabali nila doon. Kumbaga, alam na nila yung syntax nila, babaliin na nila yan. Makikita mo na ginagamit nila ng uso yung figures of speech ang hindi mo namamalayan. Nakala mo lang, di ba? So that's part of the art of writing. If you know your foundation. Yes. Yes. So parang sinasabi mo, pwede kang gumawa nun. Wala naman silang pakialam dahil akong sinadya ko naman yun eh. Di ba? Oo, oh, at alam ko anong binabali ko. Oo, alam ko ginagawa ko. Parang ganun. Hindi yung accident nilang na. For the sake of academic discussion, pagdating sa ganun, alam niya na yung ginagawa niya. Kasi yeah, alam niya pinagdaanan niya. Pinagdaanan niya na yung foundation. For the sake of academic discussion, magiging ang atake ng pagdiskusyon, ang diskurso ng ganung klaseng style ng makata, ay hindi na doon sa grammar, kundi doon na sa intention at kung ano na yung meaning ng sinasabi niya yun at creative process ng kanyang tula. Eh, hindi naman kaya, ate, may question ako. Hindi naman kaya maging parang scapegoat ngayon yan ng mga sumusulat ng ano. Yan ang nangyayari minsan. Diba? Sasabihin nila, eh, sinadya ko yan. Pero ang totoo, bobo naman talaga siya. Eh, papa, hindi malalaman mo yan kung papatid ko interviewin yung isang tao. Bakit mo yung ginawa? For example, yung selos ko. Doon sa chorus, sinabi ko yung kay Sir Opet eh, na nababawasan na ko doon sa pagkakagawa ko noon. Pero maraming nakaka-relate. Pero may nilagay ako doon na met figures of speech na hindi halata. Nagsiselos din naman ako. Kung ilalagay mo yan, isusulat mo yan, ipapakita ko sa inyo, may aliterasyon na kung ginamit doon. And that is the figures of speech. Ako napansin ko yan. Ako din napansin ko yan eh. Sobrang napansin ko nga yan eh. Pansin namin na yan. Napansin ko rin yun ha. Oh! So, ako din. Napansin ko. Actually, Dwight Kim napansin niya. Napansin ako kahapon lang. That's part of the hook. That's part of the hook. But no, I intentionally write di naman, para makita nyo na meron pa rin art form doon sa kanta ko. Pero hindi agad yun malalaman. Unless you study your figures of speech. Diba? Yes. Hindi ko yung madidiscuss sa inyo kung hindi ko yun alam. Kung magiging scapegoat yan ng iba, malalaman nyo na scapegoat yun kasi, sige nga, ibigay mo sa akin lahat ng figures of speech, paano mo ito ginamit? Yes. Diba? Ako, nakwento ko sa inyo. Diba? Kasi, one factor na isang songwriter, diba? Being honest sa kanyang gawa. Natural. Yun, hindi mo na kailangan magpaka overly expert sa ginagawa mo. Diba? Yun. Basta importante correct lang, alam mo lang yung pundasyon. Yes. Aware ka. Yun ang ano yun sa akin eh. Alam, aware ka dapat sa... Ako tulad ko, meron ako isang kantang English na nai-release ko na bago ko napansin na parang mali yung grammar nito ah. Yung line na yun, mali yung grammar. Naka-release na eh. So, nandun nyo sa kanta ko sa yung Crazy Without You. Tapos eh, kasi abang kinakanta ko yun, nagagandaan ako. Ngayon, nung napansin ko na mali yung, medyo mali yata yung grammar niya, gusto kong i-release uli na bago correct grammar na. Pero tulad nung ganun, hindi maganda lumabas eh. Parang sa kamot may. Hindi maganda lumabas. Mas madulas kasi naman kinukompose ko yun, kinakanta ko eh. So nung hindi madulas, sabi ko, pangit, iwan ko na lang na ganyan. So aware ako na mali siya, kaya lang, ayoko na baguhin kasi Oy, kaso ito troll ka na niyan, Sir Robert. Woo, palusot lang yan. Trolling. Hindi ka alam yan. Mid-graduate pa naman. Shit. Kakahiya. Sumpan naman niya si Robert Rivera. Ba't ganyan? Wala ko, magaling yan. Wala pala.
Si Sir Noel, baka may sasabihin Sir Noel. Ayan, Noel. Ay, nakamute. Shout mute, out. Mute. Team mute. Ano, na nakikinig lang ako kasi yung ano yung topic talaga sobrang hirap ng topic na yan eh. Kasi lahat naman tayo, technical. Ako pati ko pati English technically talaga, hindi mo rin talaga ma-fluent talaga na lahat yan tama eh. Kasi nga, ang isa pang sinasaalang-alang natin dyan, yung melody. Kung saan siya, kung mabagay ba siya o hindi. Right grammar ka nga eh, kung hindi naman bagay. So gagawa ka talaga ng paraan na i-shortcut mo na lang yung ano. Yung ang tawag natin naman na poetic license. Lisensyado ka na gawin yun. Meron kang karapatan as author. Pero sabi ko, ang point ko talaga yung as long as hindi naman talaga yung obvious talaga na mali. Okay lang yun. Kaya nga lang, yung talagang kailangan malaman mo yung paggamit ng first person, second person, third person, kung paano mo sumulat ka ng letra mo, paano ba yan? Parang kasing kwento rin yan eh. Tama. Paano ka ba? First point of view ka ba? Second point of view? Third point of view? Minsan, nagsiswitch din naman. May second point of view, pero gagamitan mo ng third point of view, di ba? May ganun. May switch din naman. So, yun. Sakto yun. Mahirap. Kapag sa contest talaga, sobrang hirap yan. Ngayon, pag sa nirelease mo lang naman sa atin, basta hindi lang naman obvious, para sa akin, okay lang naman yan. Huwag lang talagang sobrang obvious na yung singular, plural, talagang maling-mali. Eh, talaga. Ang daming S. No, mami, ang daming S. Pero kung pag figure of speech lang naman, ang labanan, kaya mo na yan, yan. Kaya mo nang tawag dito. Kaya mo na siya itayo yung stand mo na. Hindi, naka-figure of speech tayo eh. Parang ganun. Nangyari ba, Sir, ano, Sir Noel, na sa mga songwriting contest, halimbawa, question yung ano, yung grammar? Meron bang ganung cases? Oh, ito. Hindi ko pa na experience yung ganun yung question. Pero ako, pag sumusulat ako, very ano rin ako. Eh, iniisip ko rin yan. Kasi ano ba, yung gamit ng nang, magal, NG. Oo, ako din, nang. Iisi, ano yan. Kailatagay yung tingin ng lyric. Yung mga simpleng, ano, kailangan talaga. At tama yung sabi ni ma'am, yung foundation, talagang, kailangan alam mo rin yun. Huwag lang talaga obvious. Ang ano naman dyan eh, halimbawa, hindi mo alam yan, hindi mo alam yung grammar rules, or ano, hindi ka masyadong aware sa mga grammar rules. E di, as writer, pag-aralan mo. 'Di ba? Pag-aralan mo. Ako mismo pinag-aaralan ko hanggang ngayon yung mga meters ng mga tula, mga dyads, whatever, triadic, whatever. Basta ganoon eh. Nakalimutan ko na 'yan eh. Pero kasi ngayon kailangan ko na 'yun eh, yung paano pinuputol yung mga salita tapos saan mo ilalaglag yung accent. Kasi ang accent ng lyrics, sabay dun yung accent ng music eh. So ako, as a writer, dapat ko pag-aralan. Yung tugmaan, kapag nakinig ka sa mga, kung talaga meticuloso kayo, makikinig ka ng mga songs ng mga independent artists. Hindi, excuse my words ha. Minsan, syempre, yung baka daga pasata, dapat yan magkakatugmaan eh. Tapos lama na nga rawaya, di ba? Magkakaano yan, magkakaramihan. Hindi ko lang yan. Sa iba, pinakinggan mo na, sa iba, hindi talaga nila. Mga perfect lines and imperfect lines. Kasi kaya lang kasi siyempre, accepted na naman ha. Sa mga nakakaintindi, uy, mali ito ha. Parang ganun kasi tayo eh. Uy, mali ha, mali yung tugmaan ha. Pero sa hindi naman nakakaintindi, okay lang naman yan. Dito. Okay lang yun. Okay. Pero sa atin, pinakinggan na, uy, mali, mali yung tugmaan mo. Baka dapat ganito yan. Yung mga poetic talaga na. Pero okay naman para sa akin. Okay naman. Nagiging ano lang tayo kapag naiintindihan kasi natin, kaya lang tayo nagko-question. Parang gano'n lang labanan eh. Diba? Pero sa totoo lang, okay lang naman talaga yun. Ewan ko lang. Parang gano'n. Ano, okay lang. Mas marami kasi tayo alam, mas marami tayong tinatanong. Parang gano'n lang nangyayari kasi. Sa SSPH, maraming may alam. Subukan mo wala kang alam. Hindi ka nagtatanong. Dami doon eh. Nagpop-pop doon sa page eh. Aba, ayos ah. Dami, eksperto eh. Nagtatanong ka eh. Mas marami ka nalalaman. Dati kasi yung pinaka... Pero okay din yun. Kasi... Pinaka, ang tawag dito, pinaka oxymoron ng lahat eh, habang marami kang nalalaman, saka mo nare-realize na wala kang alam.
Correct, correct. Tama. Lalim yan, malalim yan ha, Sunny. Sa music, totoo yan. Actually, yung mismong basic nalilimutan mo eh. That pagka feeling mo marami ka ng alam, yung mismong basic, hindi mo na napapansin. Na so, dapat, tanong. Mahalaga ba o hindi? Mahalaga ba talaga o hindi? Yeah, sabi nga ni Kim eh, sabi ni Kim, continuous learning talaga palagi. Lagi tayo may natututunan eh. So mag-open up tayo na tungkol sa pag-research ng mga ganyan. Mas, di ba? Di ba nagkaroon lang ng konting idea about it, biglang, ay sir, sorry. Sir Ovid. Yeah, tapos pero lang ako nagkaroon lang po ako ng konting idea na para kang nagsusulat na, for example, your first, lahat ng verses mo, all of them are wrong grammar, pero ang pinaka, ang title mo eh, fluent. Mga ganun. Diba? Ay, artistic style, yun, diba? Ha? Artistic yun. Exactly. Diba? Ganun mga intentional style. Intentional mo, okay. Hindi kasi dapat, diba? Para, I wish I was. Mga ganun-ganun. Ginawa na lahat mali. Tapos, ang pinaka, ang title ko dun, I'm fluent or something. Ah, tapos, titirahin ka nung mga nagmamagaling. The creative process. Bibigyan sila. Hindi nila na-get sa behind of that, that's a creative process. Diba? So, ano po kasi, kasi minsan, nakakalimutan natin na discipline din ang songwriting. So, minsan, sabi nila, wala daw rules. Walang rules, pero under siya ng writing. So, there are foundation din sa writing. Ngayon, pag alam mo na yon, ay di, break the rules. Diba? There are no rules. In your creative process. I raise my case, Your Honor. Hindi kasi kahit sa pati ba ano, Sunny? If you know the law, you can break the law. I don't think so. I don't want to be in jail. Mayayari tayo. Mayayari tayo sa ano dyan. Sige, sige. Sige, yari kayo dyan. Sige, sige. Wabi. Ako, usapang ano na to. Abugas siya na to. Seryoso to. Ito, seryoso to, ha. Seryoso to. Magsasample lang ako, ha. Sunny. Meron ako example lang. Share ko lang. Meron akong classmate, napakatalino. Valedictorian siya namin dati. Nung nagtatrabaho na siya, binasa niya lahat yung rules ng LTO. Alam mo, meron siyang ano, sa kotse, yung plaka niya, doktor. Pag hinuli siya, tinanong kung doktor siya, may gown siya sa likod ng kotse. Nakakalusot! Ganun siya. Ganun siya. Nag-break siya ng traffic light. Dumadami po ang trabaho namin pag gano'n ang nangyayari. Breaking the law. Masabi ni Mayora. Ayun. Sabi ni Mayora, baka correct din kasi. Hindi naman sinilala ko yun eh. Gerard. Meron Gerard version yun din. Marami po kasi. Yung artist niya si Gerard. Important. Gerard Anderson. Gerard Butler. Gerard Anderson. Artist na yan eh. Maraming chicks yan si Gerard Anderson. Ay, hindi na lang. Hindi ako budoy. Budoy. Naging budoy. Ano, yung topic natin, grammar, papuntong budoy. Ay, Gerard. Maya-maya, papuntang ano na to eh. Pero, so anyway, ang conclusion naman sabi natin. Conclusion naman natin. Yung, maganda rin yung alam mo din yung foundation, di ba? Maganda rin. Ano kung hindi mo alam din, magandang pag-aralan mo din, di ba? Mm-hmm. Although, nasabi wala natin na pinakakamatay. Hindi, parang sa ako sa music theory, ang dami-daming takot na takot dyan. Kasi daw, itatali ka daw sa music theory, dun sa theory, at hindi ka na daw makakalabas. No, hindi totoo yun. Kahit ako, minamali ko minsan yung mga ano eh. Yung, I mean, di ba? Sabi nga, yun nga, sa yung kasabihan na learn the rules, then break them. Yeah, di ba? Hindi break them agad, learn muna. Kahit sa melody, di ba? Pag meron mga mas magagandang tirada ng
melody or sa tipa, sa mga chords ng gitara. Pero, minsan pag minali mo yung tunog, mas napapansin eh. Pero hindi mo pwedeng gawin yun kung hindi mo alam yung basic nung ano, nung tama. Tamang chords, chord patterns. Nothing wrong with learning it. Nothing wrong. Makakatulong, makakatulong siya. Diba? So, lalo kung serious naman tayo sa ginagawa natin, na, diba, gusto natin na, alam mo, nung gumagawa ako ng unang album, kinausap ko yung isang friend ko na sound engineer, tulungan mo na akong mag-record nito, ganyan-ganyan, punta ka dito sa bahay. Sabi niya, ayoko, gusto mo punta ka dito sa studio. Tapos sabi niya, ipoproduce natin yung song mo na after 20 years, proud ka pa rin. Tulad na yan, parang U2. Hanggang ngayon, nakikinig tayo ng U2 eh. 80s pa yan eh. Diba? So sabi ko, hindi naman ako masyado seryoso dito. Gusto ko lang bumuo ng album, tapos ilabas ko dyan. Hindi, wag ganyan. Ano niya eh, wag ganun. Dapat seryosohin mo yan kasi ginagawa mo na eh. Diba? So, actually, in the end, parang tama ka, 'di ba? Yung ginawa mo na to the point hanggang abot ng kakayahan mo, 'di ba? After few years proud ka pa rin eh. Ito yung, although sabi mo na, oy, kung ngayon ko gagawin 'to, baka hindi na ganito lalabas ito eh. Pero sa 'di ba? Always make the best of your ability. Yun lang. At that point, ano? May tanong tuloy ako. Kasi po, sabi nga nila, hindi naman option lang naman ang grammar or option lang na hindi. Tapos, pero sabi nila, mag-improve ka. So, ano po yung comparison mo na naging improve ka kung hindi mo alam yung, alam niyo po yung gusto. Paano niyo po na natatama ang mga mali? Kung sabi niyo naman, ang mga mali ay option na lang. Di po ba? Contradicting yun. Ganda nga niya, magandang. Pero po, ito po ha, kasi syempre, ang paggawa ng kanta ay hindi lang po lyrics. Maraming elements. Tama. So, okay, ako akin, kasi diba, doon lang yung sa point ng lyrics. Sa lyrics. Sa akin kasi ano eh, kasi diba dyan sa usapan, ano bang una, lyrics or melody? Yung pinaka-common na tanong, ano bang inuuna nyo, ano pa dapat ang mag-ano? Parang dalawa lang, 'di ba? Hindi dalawa eh. Para sa akin tatlo eh. Yung pangatlo, yung groove. Yung groove, huhulihin ka noon, wala pang melodiya, wala pang lyrics, pero pag gumugroove na yung intro mo, huli mo na yung listener eh. Nakuha mo na kagad eh, 'di ba? Yung parang yung walk this way. Tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa. Drums lang 'yun, ha. Wala pang melodiya pero ay, nice song. Gaganon ka na. Hanggang taradadan. May risk na, di ba? Huli ka kagad eh. Huli ka agad. So, ngayon, pag napagsabi nga na, pag natugma-tugma mo yung nice groove, nice lyrics, with nice melody, ay, panalo ka na. Mismo ka na. So, hindi pala mag-asawa lang yan? Hindi. May kabet? May kabet sila. Pwede teamwork na. Love triangle sila. Love triangle. Mali pa rin sa lyrics talaga. Makakasagot. Ang lyrics talaga, napaka-powerful kasi yan eh. Tama. Ang lyrics kasi, ano yung sinulat mo kanta? Pag pre-present mo yan, lyrics yan. So, no groove, no melody, babasahin yan eh. Kaya talagang pagsimula tayo, kailangan medyo talagang isipin pa rin natin. Buwan. Dapat oy, may point si Sir Noel din na okay yun ah. Pero si Noel, pero si Noel, naalala mo may isang song? Yung isang song na ano pa rin, patok pa rin, pero isa lang ang lyrics niya? Tequila! Diba? Tequila. Hanggang matapos yun eh. Tequila! Kasi nga yung groove niya eh. Yung groove niya. Yeah, exactly. Kasi nga, sa pagsusulat ng kanta, maraming elements. Meron tayong lyrics-driven, yung sinasabi ni Sir Noel. Meron tayong instrument-driven, kaya nasabi ni Sir Obet. Meron tayong arrangement-driven, di ba? At saka, yung importante, yung commercial-driven. So, maraming kasi siyang elements. So, in short, lahat tayo tama. Basahin mo yung message niya, no? Ni DJ Miles. Yam. Kaya nga, nakita ko nga, ito eh. Parang pag-ibig lang.
Pag mag-ayan. Huwag gayaan. Yun, no? May hugot ka na. Para may hugot. Bang-hugot siya. CG mo, eh. Nagutom tuloy ako. Nagutom tuloy ako. Parang gusto ko ng pizza. Pinapatamaan ba si Sunny o ano eh? Open na ako. Wala na. Wala na. Wala, uwi na. Parang masarap pa rin yung may mali. Pag walang mali, walang... Sir Robert, kanina nga nakita ko, akala ko ano, baka correct din kasi yung eng-eng, akala ko eng-eng, nakalagay English grammar pala, eng-eng. Alam niyo, meron ako isang ano, meron ako isang nabasa, yung, ano to eh, quote ni ano, Sting. So sabi niya, boy loves girl, girl loves boy. Huh? Tapos sabi niya, that's a boring song. Sabi ni Prince, ano ano ni Sting, that's a boring song. Ito, a boy loves girl, girl loves somebody else. That's very interesting. Nag-isip talaga ako. Nag-isip talaga ako. Rito? Ano? Para may third party, para may trail. Oo. Ay, huwag nyo kami idamay dyan, ha? Mga loyal kami. Loyal. Pero may ano lang naman kasi magagawa mo na magandang kwento yung mga ganun. Kapag ano. Oo, totoo. Parang yung outing. Parang yung outing ni Yam. Yung kaya, halos, pansin nyo rin naman yung sa akin. Parang ano eh. Puro ganun yung concept eh. Puro hiwalayan. Yam, kasi maganda yung ano. Puro hiwalayan. Oo. Pero hindi tungkol sa akin yun. Mas maganda kasi istorya na mga ganun. Palosot kasi yami. Abang, parang kahapon lang, walang kulay ang buhay. Aba! Kahapon lang. Naiwi pa! Hugot ko! Hugot ka eh! Papapizza yan, papapizza yan. Ay, nahulog! Inulog lang. Papakondensya ang microphone. Hindi nagigay yung puso. Simulan natin. Binigay yung puso pero hinulog lang. Binigay yung puso at pag-ibig kaso hinulog lang. Hinulog lang. parang din pinagdidiinan mo yung hinulog lang, Sunny. Tatlong beses din eh, no? parang napansin ko rin ngayon na si, baka ano, sumera ka lang. Dalawa lang yung ano, dalawa lang yung walang partner sa atin dito, si Yam lang tsaka si Princess Sunny. Ha? Sigurado ka? Si MK na lang ka. Ano, kumukulog? Tatlo kami. Nilaglag si MK din. Nilaglag si MK. Kumula na. Magbit ka na. Magbit ka na, ha? Baka sana ikaw na nga mo yan, eh. Ay, wait. Sana ikaw na nga. May sasagot ka nga, Janine. Pakinggan niyo. Ayan, oh. Muulan. Oh, malakas, malakas. Sakit sa tega. Muulan. Ano yun? Ano yun? Kakasana ikaw na nga mo yan. ulan nila yan. Ulan. Hey, anyway, si Noel yata ay dadaan sa operation. Di ba, Noel? Bukas na. Bukas. Buti ano, na ano natin siya. Katarata or something? Hindi. Pugita. Ha? Pugita yung term. Alam ko yan. Parang may spot. May spot yan, eh, di ba? Alam ko yan. May ganyan yung ano ko yung tito ko. Tinawanan ko pa. Kala ko nag-joke. Hindi, meron talaga nun. Parang spot. Pero hindi siya katarata. Ano, parang may black na nakaganon. Hindi, parang puti. Puti na siya. Parang katarata rin. Pero hindi siya katarata. Ibang ano siya, item eh. Si Greg Dave. Ako wala rin. Wala na ako pera. 155 na lang natin. Anyway, puro grammar and lyrics yung pinag-usapan natin. Kayo ba sa mga sinulat nyo, sa tingin nyo, meron kayong mali? Na grammar. Meron. No. Share. Seth, ano yung sa tingin mong mali sa lyrics? Ako? Una yung ano, sa English. Mo. Sa English, meron akong hindi pa nare-release eh, pero yung Wish I Was Him,
Ano eh, meron akong kanta na, oh, how I wish I was him. How I wish I am the man you're longing for. Pag ginawa kong wear, pangit eh. Pangit na siya, kaya I was same talaga case. Siya. Same wish case. I was him. Tapos meron akong mga cases sa Tagalog, yung, eto, pinapacheck ko din sa ano, sa misis ko yung ano, yung minsan, pag nagsulat ako. Kasi may mga cases na nagkakamali ako ng person. Halimbawa, meron dun sa isa kong song na first person, na, second person. Meron akong lyrics na mula nang sabihin mong mahal kita, parang sabi niya sa akin, parang baliktad. Bakit yung ano ang mula nang sabihin kong mahal kita? Parang baliktad yung ano, yung magiging kahulugan. Hindi naman siya yung unang nagsabi ng I love you, kundi ako eh. Parang ganun. Nagkakabaliktad ako sa mga ganun. Kaya parang, siguro hindi ko pa explain mabuti, pero yung thought, gets ko. Baliktad yung person. Parang ganun. Kinorek niya ako. Dapat hindi yan yung lyrics mo, baliktad yung ano mo. Yung mo, tsaka ko. Baliktad. Minsan nangyayari sa akin yun. Ayun, yun lang sa akin. Ako naman, meron akong inareglong kanta, ang lyrics niya. Ang first line niya, parang ano eh, wala na siyang something, ganun, wala na siyang bagan, ganun, hindi na niya, So, puro panghalip, yung first verse niya. So, diba, tapos sinabi ko doon sa tao, sino yung niya? Sino yung siya? Sabi ko ganun. Andun sa huli, and yung topic ng ano, sa ending, bakit? Sa grammar rules, mauuna yung tao bago yung panghalip. Di ba? Itong sinanay ay bumili ng tinapay. Kinuha niya ang suklit. Binigay niya ang pera. So, ang linaw ng picture. Binigay kay Amster. Di ba? Eh, kasi ikaw, niya at siya agad eh. Sino itong taong pinag-uusapan mo? Merong ano, confusion agad, hindi ka agad klaro yung ano. Pero hindi niya binago yung lyrics eh. Nabi niya, hindi, ano na yan. Kasi hindi na ako nakapagtalo, ikaw writer niyan eh. Pero siguro yun ang gusto niya mangyari. Sino ba to? Parang mystery. Nung sa huli, sinabi niya sino yung taong topic niya. Pero papabaliktad. Parang papabaliktad, pero kung ako tatanungin, siguro hindi na rin natin pinilit. Kasi yung grammar rules, mali yan. Pero kung sige, creative process, siguro sa ending, dyan mo pinakilala yung karakter, which is okay lang, di ba? Yung sa, pinapa-shortcut yung ano, yung word na Tagalog, tama ba yun o? Paano shortcut? Meron akong example na kanta, ganun. Speaking at saka, mayroon. Nagpapanggap na tunay kung sinong kaharap. Ano yun? Nagpapanggap na tunay gang ikaw pala. Nagpapanggap na tunay gang ikaw ay bumagsak. Imbis na hanggang ginawa kong gang. Para mag-shoot sa melody. Actually, parang tama naman. Lagyan mo ng ano sa taas. Parang napansin niyo. Apostrophe, diba? Napansin niyo. Pwede yung apostrophe. Parang yung ano, until at saka till. Diba? Yung sayong, sa iyo. Mga ganun. Sa iyo, sa iyong. Oh, pwede yun. Like, diba yung ano? Parang sa English din, di ba? Yung believing, di ba? May believing. Believing, lagyan ng apostrophe as. Waiting. Apostrophe lang sa tao. Yun lang. Wait and. Waiting, wanting. Kasi, yung iba kasi, yung nagsusulat ng Tagalog, mangyayana din na sana yata yung mga text noon na isi-shortcut na lang yung word. Minsan nabobobo sa spelling eh. Totoo yan. Ako din ako niyan. Kasi sa Tagalog, nagte-text na. Tapos pagdating sa lyrics, hala, ano ba? Ano ba yung palong ano? Nang yung nang. NG, minsan N-A-N-G. Di ba? Nang is always adverb ang susunod. Ang NG always noun. Ang alam na. Kung pag sinabi mong nang. Di ba? Pwedeng nang ay pwedeng the same with nung. Kulay ng kotse. Kailangan susunod. Dapat ano, kapag NG, ang susunod na word sa kanya ay always noun. Noun. Yung nang is always adverb. Kasi
adverb siya eh. Adverb ang ginagamitan ng... Saka usually parang ngayon. Vlog yan. Absent kami uli niyan, tinuro yan eh. Hindi, namamayabas ako that time eh. Pumunta kami sa Batis. Teka, may isa pa. Hindi, kay Noel kaya. Si Noel, bilang guro, bawa, sa'yo ba? Nagtuturo ka ba ng Pilipino subject? Or? English yan eh. Yung Pilipino, isa yan sa pinakamahirap tuturo talaga sa totoo lang. Sa school, mahirap yan. Mas madali maintindihan yung rules ng English eh, kaysa sa Pilipino. Actually, ako mahirap din maintindihan nga tayo yung rules ng Pilipino kasi lahat, pinakinggan mo yung bata, di ba? Nagkukwentuhan niya, puro Tagalog yan eh. Kaya pag nagkwentuhan sila, puro Tagalog. Doon pala sa kwentuhan nila, makikita mo may mga mali na eh. So, how much more kung ipapaliwanag mo pa sa loob ng classroom yan? Sobrang hirap na siya ipaliwanag kasi nga, tayo, Pilipino naman tayo, lahat may accepted naman yan, lahat, ano eh, di ba? Kahit colloquial words yan, ano man. Kaya isa yan sa pinakamahirap din ituro. Alam mo yung, ako ay English teacher ako dapat eh. Hindi lang ako nag-practice. Pero nung nakarating ako dito, nag-a-apply ako as English teacher, hindi ako matanggap kasi ang mga kasabay ko, mga puti, mga English speaker talaga. So kahit hindi naman sila nag-aral ng English teaching or literature or whatever, basta puti, tinatanggap nila yun kasi native speaker yun eh. So talo ako. White skin eh. Sige, ako naman magtuturo ng Pilipino. So bumili ako ng balari lang Pilipino, binasa ko, pinag-aralan ko, tapos... nag-advertise ako. Ang mga naging clients ko, yung mga asawa ng mga Pilipina eh. So, mga puti sila. Tapos, madali. Pag Pilipina yung turo mo, yung foreigner yung tuturuan mo, madali yon. Pero hindi, pag Pilipina, tapos Pilipino, medyo mahirap din. Alam mo, nahirapan ako sa kanilang adjectives. Sa Pilipino adjectives, napakahirap. Hindi katulad sa English adjective, di ba? Kita mo na kagad yung information eh. Ang hirap ng adjective ng Pilipino. Nung pinag-aralan ko, Sus Mario Joseph, sabi ko, parang hindi maintindihan ng mga puti ito. Kasi turo ko ito sa kanila. O, kasi, bumili si Pedro ng tinapay. Hindi siya... Alam ba, ganun lang ang sentence ha. Bumili si Pedro ng tinapay sa tindahan. Pero, pag inano mo na yun, bumili sa tindahan, ang focus doon si Pedro eh. Pero pag sinabi mo, bumili sa tindahan ng tinapay si Pedro, ang focus doon si yung tindahan. 'Di ba? O bumili ng tinapay si Pedro sa tindahan, ang focus doon tinapay. Pero pare-pareho lang yung word ah. So ako mismo naguluhan ako eh. Meron pala silang natawag na focus. Saan naka-focus yung sentence mo in Filipino? So, hindi ko ma-explain yan dun sa estudyante kong British na what are you talking about sa ganun eh. Meron siyang focus sa adjectives ng Pilipino. Samantalang sa English hindi ganun kakomplikado yung kanilang Tama si Noel, mahirap ituro yun lalo sa mga bata. Ako mahirap po. Kahit nga ako nung Tagalog teacher na ako eh, pero hindi ko rin maintindihan yung balari lang Pilipino nung high school. Gulong-gulo ako dyan eh. Ba't ko ba kailangan pag-aralan pa to? Eh? Kasi Tagalog speaker naman ako. Diba? Eh lalo ngayon. Nung araw meron tayong abakada, diba? Eh yung mismong album natin nagbago eh. ABC na eh. ABCD hanggang Z, meron na tayong J, meron na tayong NANG, meron tayong, di ba? Yes. So may enyo pa. Sa Pilipino. May enyo pa. So 28 letters. Sa Pilipino may enyo. Enyo tayo. Oh. 28 letters na tayo. So, ang tawag na natin sa A na eh. Ang bago nga, di ba yung huling yung mga batibot? A, B, C, D, E, F, G. Ganun eh. Ganun ang tono nila. So, nagtatalo diyan yung sa naging class discussion to. Bakit ang bat natin tatawaging A?
Eh, all this while sa Pilipino, ang banggit natin nag-aano sila, discussion, yung talagang ano. Phonics na. Phonics na yun eh. Hello na. Pero anyway, so yun ang isa pa sa ano, na, nadagdagan tayo ng mga bagong salita, galit, gamit yan. Alam ba, parang ano ba, kasi yung tulad yan, wala tayong word para sa salitang mouse na araw-araw natin ginagamit sa computer. Diba? Oy, ayaw mo ng daga o bubwit dyan, yun, diba, gano'n eh. O kung sasabihin mo natin mouse, pag sinatin yung mouse, oy, pera nga nung mouse, naiintindihan. Pero o nga no, o nga no, di ba? Spelling natin? Anong spelling natin? M-A-W-S? Ba? Di ba? Mm. Doon pa lang, napakasimple. Yun nga, no? Wala pa tayong word. Pinangalan lang ng mouse. Diba? Kaya so, po kasi ang... Kaya po talaga kasi ang language ay ever-growing, hindi po natatapos. Tama, it's growing. Yan. Progressive siya eh. Progressive, correct, that's the term. It's growing. Pero tama, ito pa na-try nyo, yung mga cellphone nyo, ilagay nyo sa Pilipino, tingnan natin kung makukuha nyo lahat. Yung ano nyo, hindi English, palitan nyo ng Pilipino. Ang hirap kaya. Naipadala na ang mensahe. Hoy, mahirap ha, kahit sa Google Chrome. Hirap pala ko. Ang Tagalog, ang hirap eh. Naka-Pilipino po ako. Pati ang mensahe ay pinapadala. Totoo, naka-Pilipino. Ang mensahe ay pinapadala. Ang ganda laman, naayos ha. Alam, mahirap ako, hirap ako sa Pilipino na ano. Pagdating sa mga ano, mahirap, mahirap. Taking taxi. Ay, kasi alam nyo ba, sa aming sa language. Sa language education ang Filipino language kasi ay hindi intellectualized. Yun ang word ng professor ko eh. Hindi ito intellectualized. Maraming terms sa amin, halimbawa ang Filipino words mga 380,000, 352, 380,000. Pero ang English nasa about half million. So about 100,000 English words, wala tayong Filipino na katumbas. So, kaya tayo nagta-taglish. Di ba? Eh, paano yung mga mathematical terms? Yung mga mathematical scientific kasi, terms? Tinan mo naman kasi, Sir Robert, yung English banana. Pagdating sa Pilipino, saba, latundan, lakatan, ang dami yung yurita. May lahi yung masaging. Sa kanila, isa lang, banana lang eh. Isa din yan. Marami din tayong word ng katumbas na sa kanila ay one word lang. Ano ba yung carry? Yung salitang carry, napakaraming term natin dyan. Sunong, bit-bit, dala, diba? Karga. Pero sa kanila, carry lang yun. Carry mo na yan. Diba? Carry na yan. Kaya na yan. Nung madaling prop carry mo yan. 18 term ang gamit natin. Alam niyo ba, sa mga sa Bicolano, meron pa silang ano, yung word na, isang word lang, pero yung level of ano niya, yung level of intensity niya ay meron. Yung superlative diba? Degree nila may karugtong pang isa. Opo, iyon man po, talagang ganoon mga Bicolano. Narinig niyo na ba yung bagong word ng carry? Sa Tagalog? Ano? Carry bells? Shopee. Diba? Dumagdag pa yan, salitang bakla. O, di ba? Mas mahirap pa. Carry bells. Ko naman niya. Hey, Jojong bagin na kita. Alam mo, bago kayo. New words, eh. Eh, yung words ka. Lyrics yan. Masasama diba? Na yan yung, ano, yung mga gay lingo. Pasok na yan. Kala ko, Step Curry. Peking. Step Curry. Ngayon ko lang nga nalaman na yung alimuom ay merong exact English word, which is a very good word. Very poetic. Ano? Petrichor. Alimuom. Petrichor. Ah, sa alimuom siya. Diba? Sa alimuom yun, Dineng? Hanggang. Basta pag yun, naamoy mo, kakabagang ka. Sa alimuom yun. Ang ganda sa tenga, no? Pero pag tinagalog mo, ang bantot. Hindi, ang ganda kayo. Alimuom. Napaka-puwete kaya ng alimuom. Paborito ko yun. Alimuom. Basta pag naamoy mo, kakabagang ka nun. Salitang iyong naaamoy. Salitang iyong naaamoy. Another onomatopoeia na naman, di ba? Onomatopoeia.
Sabi ni DJ Mas, salamisim doon. Salamisim ng pagsuyo. Na-promote pa yung kanta ni Aris. Oh. hindi ang Pilipino, kaya medyo mahirap kasi kulang tayo ng terms. Alam mo ba, yung salitang lahar ay hindi Tagalog yan. Hindi Pilipino yan. Ang salitang lahar ay Indonesian. Spanish. Kasi wala tayong term sa salitang lahar. No, daming pumasok sa atin ng mga iba-ibang lahi kasi. Ay, hindi, kasi yung Indonesia napakaraming ano diyan, napakaraming bulkan diyan eh. So alam nila na yung pag yung matlo, tawag lang nila lahar. Pero wala tayo diyan until nagkaroon tayo ng pinatubo kasi hindi yan lava. Mud flow yan eh. So wala tayong term, ang ginamit natin yung lahar na Indonesian word. At ngayon, officially ang salitang lahar ay Tagalog na. So borrowed yan, borrowed. Yung amoy dobang, ano yan? Kachikas? Kachisya. Kachikas. Ano yung kachikas? May English ba yan? Ano yung kachikas? Hindi ko alam yan. Sir Obet! Sir Obet, kapanahunan mo yan, di ba? Sinir. Uy, yung tinitira ka rin sa amin. Binanatan. Binanatan. Bakit? Amoy kachikas. Sorry. 90s ba yan? 90s? 90s daw ba yun? 90s? 90s ba yun? 90s ba yan? Panangurang ko yung 90s. Ay, mali pala. Ayun yung ganyan si Sir Robert nang nabutan niya, ano? Five of spades. Five of spades? Ako si Robert, tuwang-tuwa ko sa Filipino ko nung high school. Alam mo kung bakit? Kasi crush ko yung teacher ko. Yan. Yan tayo. Yan, napapalaan mo. Nag-kismis ng ano. Yan. Puro ka. Yan. Andali-dali. Puro ka crush. Andali-dali tuloy ng Pilipino. Pag-crush lang ako kasi nag... Kasi ako nagturo ako sa high school eh, nung nasa Pilipinas ako. Ano kasi yung practicum. So, nung fourth year college, kailangan namin magturo. So, ganun. Yung mga high school na bata, ganun eh. May yung iba doon may crush sa akin, tinitext mga nila ako eh. Tinawanan mo talaga yun ah. Natawa ako eh. Tinitext pa nga sa akin, nakipag-textan pa sa akin yun eh, yung mga bata. So, dapat merong, dapat may effects yung ano dito eh. Dapat may effects yung V8 ng ano eh. Eh di wow. Yam, alam mo na. Alam mo na paano magkaroon ng maraming makakakas sa'yo. Maging teacher ka daw. Yung amoy ng paa ng bata, sabi niya, yung amoy ng paa ng bata na nagsuot ng gomang sapatos, amoy maasim. Hindi amoy maasim yung mabantot yun. Yung daw yung kachikas. Yung ba yung kachikas? Amoy yung... Ah, paa ng bata. Paa ng bata. Hoy, pero ang bango kasi nung ano eh, pagbata eh. Oo, oh, lahat ng baby, masarap ang amoy. Masarap ang amoy eh. Oo. Nasaan na si Sir Noel? Ba't nawala? Tulog na. Oo nga. Oo na. Ako yun. Oo nga pala, may operasyon yung bukas eh. Siguro eh, mag-conclude na tayo. Ano ba, essential ba yung grammar? Essential ba yung grammar sa music? Siguro, okay, maganda sagutin natin yan in final, ano, Sir Obet? Ay, magandang foundation siya na magkaroon ka ng, ano, ng alam dyan. Yan nga yung nasabi ni Sunny, magandang alam mo yan at maaari mong gamitin. Pero, you can break the rules. Why not? Pwede, be creative, be artistic. Di ba? Pwedeng. Pero siguro sa akin, siguro dapat intentional. Alam mo, ginagawa mo kung nag-break. Alam mo na binibreak mo siya, di ba? At alam mo saan, bakit mo siya binibreak, may reason ka. Di ba? Hindi yung just ganun lang. Sa akin, yun lang sa akin. Yun ang ano ko. Point of view ko. Bago na ako magbabay kasi, anong oras na? Ang tanong kasi ni Seth is, essential ba ang grammar sa music? Essential ang grammar sa writing. So, right. Essential siya sa song writing, lyric writing. Essential siya in a way na kailangan alam mo yung foundation mo. At alam mo, para, alam mo, pag creative,
doon sa pag sa pundasyon na yon. So yun lang naman sa akin, music is you know, you should know your ano foundation din sa mga theory. Kahit hindi mo alam yung theory, basta alam mo na ang melody mo nandoon, pero yung lyrics essential sa siya, essential ang grammar sa lyrics. Yun siya. Yun. Essential siya aralin. Aralin ha, aralin. So, para alam yung destination. Why not, di ba? Aralin. Oh, tama. All right. Yan. So, ating conclusion. Wait, thank you. Oh, thank you kay Sunny sa pagsali sa atin. Ang ganda ng mga maraming salamat. Thank you. Thank you. Napuyat ka tuloy. Kaya siyang in-invite ko. Ako din. Baka magbabati si Sunny muna. Bati ka muna. Ha? Huling paalam. Hello sa inyo lahat po. Bati mo yung English. Ayaw nga na. Filipino teacher mo. Hi, crush. Alam mo naman. Kinikinig pa rin siya eh, no? Nakakatawa. So, pero malay natin ha, yung push. Shout out sa Filipino teacher ko, napakagwapo mo pa rin hanggang ngayon. Joke. Kaya no, nakita ko pala si Jace. Hi, Jace Green, ganina. Hello po sa inyo lahat, sa POR listeners. At I would like to take this opportunity to say thank you sa lahat po ng prayers ninyo when I was battling with COVID. And yun po, medyo yan, nag-improve na ako. Kakainom ko lang ng gamot. So, thank you Lemonade. Thank you po sa lahat ng mga nakinig at sa lahat po na tayo dyan. Mababay muna ako, saka na muna tayo kita-kita ulit at bigyan nyo talaga akong ginulat. Akala ko, guest rin ako. Thank you po! Bye-bye! Salamat! Salamat, Sunny! Thank you. Okay. Ayan. So, yeah. Ako rin, paalam na ako ha. Papaalam na rin tayo. Paalam na rin tayo. Sabay-sabay na sa Robert. Tara tayo. Okay. Let's go. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you po. Bye-bye. See you next week, Friday. See you next Friday. Thank you. Lemon Show.